Sa taon na 1897 AD, ito ang 30th taon ng panahon ng Meiji. Ngunit hindi ito ang karaniwang panahon na alam natin. Ang panahong ito ay isang kahaliling timeline sa kasaysayan ng tao at sinasalot ng supernatural. Ang ating pangunahing karakter na si Sugaru Shinuchi ay isang dalubhasa sa paghawak ng mga abnormalidad na ito at nabubuhay siya sa pagbuksa sa yokai sa mga palabas sa teatro. Ang mga aikashi at yokai ay matatagpuan saanman sa mundong ito na nagbabanta sa lipunan. Dahil sa westernization, isang malakihan na organisadong pagsisikap sa pagbuksa ang ginawa sa Tokyo na naglalayong linisin ang lugar mula sa mga halimaw na ito. Tinatawag nila itong Great Purge. Ang operasyon ay matagumpay. Sa sandaling matiyak muli ang kaligtasan, nagpa siya ang mga tao na lumikha ng entertainment mula sa hindi gaanong kilalang mga halimaw na maswerteng nakaiwas sa pagkalipot. Iniisip ng iba na ito ay isang kalokohan na setup, marahil ay isang anyo ng superioridad sa mga mapanganib na nilalang na ito. Ngunit ang mga tao ay mga tao. Lagi silang makakahanap ng mga paraan para gawing komedya ang kanilang buhay. Sa isang tahimik na bayan sa Tokyo, nagtitipon ang mga tao upang saksihan ang isang palabas sa libangan. Ang isang shocker o isang demonyong may tatlong daliri ay sumusugod sa isang lalaki. Marami itong dugo sa kanyang katawan at nagngangalit itong umaatake sa kanyang kaaway. Ang lalaki na may asul na marka sa buong katawan ay nakatingin lang sa halimaw na parang hindi ito nagkakahalaga ng kanyang atensyon. Ang demonyo ay umatake, ngunit ang lalaki ay umiiwas at binigyan ang shocker ng isang nakamamatay na sipa. Tuwang-tuwa ang mga manunood habang namamatay ang halimaw. Ang lalaki ay kilala bilang ang Oni Slayer. Siya ay kinentrote ng isang pinuno ng tropa na namamahala sa teatro ng bayan na kinabibilangan ng gabi-gabi na libangan ng mga naglilinis ng mga halimaw. Ang tanging trabaho niya ay gawing nakakaaliw ang pagpatay sa mga demonyo. Ito ang naging rutina niya simula nang maging bahagi siya ng tropa na ito. Ang ilang miyembro ng tropa ay mga halimaw, tulad ng Rokurokubi, at hindi nila gusto ang Oni Slayer. Ngunit wala siyang pakialam dito. Sa katunayan, halos hindi siya naaabala sa anumang bagay. Maliban sa pagpapakita ng babaeng nakauniporme ng kasambahay. Kamakailan lamang, siya ay nakakakita ng mga pangitain. Ipahiwatig man nito na ang kanyang buhay ay malapit na sa wakas, o siya ay nawawala na ng bait, hindi siya sigurado. Sa araw, naglalakad siya sa mga lansangan ng bayan. Isa ito sa mga mahihirap na lugar sa bansa, kung saan nakaugalian ng mga tao na mag-away-away para sa pagkain. Karamihan sa kanila ay kilala ang Oni Slayer. Sinusundan siya ng mga bata bilang isang pagsubok ng tapang, at sa sandaling lumingon siya ay tatakbo sila gamit ang kanilang maliliit na paa. Minsan, sinusubukan niyang tulungan ang mga taga-nayon na linisin ang ilang mukhang demonyong nilalang. Katulad ngayon kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga tao na sinusubukang itaboy ang isang nalulungkot at mabangis na pusa. Alam ng Oni Slayer na isa lamang itong ordinaryong pusa. Ngunit para sa mga mapanlinlang at walang alam na mga taong bayan, lahat ng nilalang na nakakagambala sa kanila ay pawang mga demonyo. Hinayaan niyang makatakas ang pusa, at na may bahagyang panunuya, humihingi ng paumanhin sa hindi pagtapos sa halimaw. Pagkatapos ay nakita niya muli ang pangitain. Pakiramdam niya ay makikilala niya ang kanyang stalker sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, hindi siya makapaniwala sa baluktot na biro ng tadhana. Ang pusa na iniligtas niya kanina ay naging isang bakiniko, at dapat niyang lipulin ito para maaliw ang kanilang mga parokyano. Pagkatapos gawin ang kanyang trabaho, siya ay binabayaran, pagkatapos ay pumunta sa kanyang silid upang magpahinga. Alam niyang nasa loob ng bahay ang stalker niya. Sumilip muna ang kasambahay na sumusunod sa kanya para siguraduhin nandoon ang prospect niya. Ngunit nang itabi niya ang mga kurtina, natarante siya nang makitang walang laman ang maliit na silid. Pumunta siya sa likod ng pinto para lumabas. Kinukuha niya ang parang kulungan ng ibon na natatakpan ng tela, at isang mahabang payat na bagay na natatakpan din ng mga piraso ng tela. Iyon ay nang nagpa siya ang Oni Slayer na batiin ang kanyang stalker. Ang kasambahay, sa kanyang matigas na mukha at tuwid na tindig, ay malayo sa inaasahan ng Slayer, na ginagawang mas kawili-wili ito. Inaabot niya ang birdcage, ngunit bago pa ito mahawakan ng kanyang kamay ay malakas na hinampas ng dalaga ang kanyang kamay. Tumalon siya palayo sa kanya. Inilapag niya ang kulungan ng ibon at kinuha ang mahabang bagay sa kanyang likuran. Ito ay lumabas na isang bayonet ng inilabas. Ang Oni Slayer ay naghahanda, ang kanyang bote ng beer ay nakahanda sa kanyang kamay. Sa sunod-sunod na mga galaw, pumunta siya sa likod ng kasambahay at ibinuhos ang laman ng bote sa nguso ng rifle, na naging walang silbi. Ngunit ang talim ay makapangyarihang sandata pa rin. Ang sumunod ay isang matinding labanan sa pagitan ng Oni Slayer at ng dalaga. Kailangan niyang iling ang kanyang ulo para mawala ang kanyang bahagyang kalasingan, dahil ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na lumaban siya sa isang mahusay na manlalaban. Ibinato niya ang kanyang bayonet sa kanya, na iniiwasan niya,
ngunit nagbibigay ito ng opening para sa kanya upang sipain siya. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang sandata at sumugod siya. Naghihintay siya ng tamang oras para matapakan ang sandata bago inipit ang dalaga sa lupa. Biglang nagsalita ang kasambahay, tinawag siyang Oni Slayer at humihingi ng paumanhin sa bastos na pagpapakilalang ito. Sa kanyang depensa, nangyari lang ang alitan na ito dahil sinubukan niyang hawakan ang birdcage. Nang lingunin siya ng dalaga, nagulat siya nang mapagtantong hindi siya ang nagsasalita, o ito ba ay simpleng ventriloquism? Patuloy sa pagsasalita ang boses kahit hindi pa ibinubuka ng dalaga ang bibig. Sinasabi ng boses na sulit ang paglalakbay niya sa Tokyo para hanapin siya. Ang Slayer ay hindi nagbibigay ng anumang pansin hanggang sa sinabi ng boses na wala na siyang mahabang buhay. Mas lalo siyang nataranta nang malaman ng boses kung ano siya. Isang hybrid, kalahating Oni at kalahating tao. Hinawakan niya ang marka sa kanyang mukha na umaabot sa kanyang buong katawan. Habang ang boses ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang kalagayan, nakakakuha siya ng mga kislap ng traumatikong alaala na nagdulot sa kanya sa ganitong uri ng kasuklam-suklam. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakakadena sa mesa habang siya ay sumisigaw sa sakit. Isang matandang lalaki ang tumingin sa kanya, nasiyahan sa kanyang paghihirap, hawak ang isang tungkod sa kanyang kamay na may inisyal na M na nakaukit sa hawakan. Ang Slayer ay bumalik sa kasalukuyan habang ang boses ay nag-aalok sa kanya ng isang deal. Alam ng boses na maikli lang ang buhay niya dahil sa tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan niya sa teatro, unti-unting sumasakop sa katawan niya ang Oni sa loob niya. Sinasabi ng boses na maaari niyang pahabain ang kanyang buhay kung maibibigay lamang niya ang kanyang hiling. Ibinunyag ng dalaga kung ano ang nasa loob ng hola, habang sinasabi ng boses na gusto niyang patayin siya. Ang Slayer ay nagulat nang makitang ang kulungan ng ibon ay naglalaman ng isang nagsasalita na pinutol na ulo ng isang babae, kung saan ang boses ay nanggagaling. Ito ay may magandang mukha na may tuso na mga mata. Nakapulupot ang mahabang buhok sa kanyang leeg. Walang palatandaan ang pagkasira sa ulo. Sa katunayan, ito ay mukhang kasing malusog ng anumang ulo na nakakabit sa isang buhay na katawan. Sa puntong iyon, alam ng Slayer na nakikipag-usap siya sa isang lehitimong immortal na tao. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Ayarin daw, at ang dalaga bilang si Shizuko Heisei. Iniisip ng Slayer na ang mga immortal ay kulubat na matatandang tao, kaya naman nakakagulat na makita ang isang bata, bagaman walang katawan. Itinama siya ni Aya, na sinasabing tao pa rin siya, bagaman tumigil siya sa pagtanda sa edad na 14 at nabuhay ng 947 taon. Ang mga immortal ay kilala na may kapasidad para sa pagbabagong buhay, kaya nagtataka siya kung bakit wala pa rin itong katawan. Nagpa siya si Aya na ihatid ang kanyang kwento sa Slayer. 6 months ago, may pumugot sa ulo ni Aya at kinuha ang katawan nito. Hindi niya makita ang mukha ng salarin dahil sa maskara. Ngunit nakita niya ang amo. Isang dayuhan, isang matandang lalaki na nakahawak sa isang tungkod. Si Shizuko ay malubhang nasugatan sa insidente, ngunit siya ay dumating at inalagaan ang kanyang may bahay. Hindi siya napatay dahil may depekto sa kanyang pagpugot. Kung mayroong isang bagay na maaaring makapinsala o pumatay sa isang immortal, ito ay isang Oni, na pure-blooded. Ngunit buhay pa rin si Aya sa kabila ng hindi na makapag-regenerate. Ito ay nagpapahiwatig na ang may kagagawan ay isang hybrid na Oni din. Kapag ang dugo ng Oni ay hinaluan ng iba, ito rin ang nagpapalabnaw sa kapangyarihan ng Oni. Ang dahilan kung bakit gusto ni Aya na tapusin siya ng Slayer ay dahil ang kanyang pagiging Oni ay nagiging mas malinaw sa paglipas ng mga araw. Nangangahulugan nito na kapag sapat na ang oras, maaari niya itong tapusin gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Sa puntong iyon, nagtatapos ang palabas para sa gabi. Inaanyayahan ng Slayer sina Aya at Shizuko na mamasyal, kung hindi ay pipilitin sila ng pinuno ng tropa na sumama sa kanyang mga tauhan. Sa kalaunan ay ipinakilala niya ang kanyang sarili ng maayos bilang Sugaru Shinuchi. Nagkomento si Aya na tila gustong wakasan ni Sugaru ang kanyang buhay, ngunit halata na gusto pa rin niyang mabuhay. Nang nagpaliwanag pa siya, sinabi niya na patuloy itong nagtatrabaho sa teatro at ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, ito ay ganap na lalamunan siya, magtatapos sa kanyang buhay. Madali sana siyang tatapusin ang kanyang kasambahay na si Shizuko. Ito ay dapat na isang madaling pagpatay. Ngunit lumaban siya, ipinagtanggol ang sarili sa kapahamakan. Parang magkasalungat ang mga salita at kilos niya. Kaya, ipinaliwanag ni Sugaru ang kanyang panig habang nakaluhod siya sa walang buhay na katawan ng pusa na nakita niya kanina. Totoo ang sinabi ni Aya. Kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan, balang araw, maguguluhan siya at magiging halimaw siya mismo, na nangangailangan ng autoridad na tapusin siya. Iyon ang lagi niyang gusto mula nang masumpa siya sa dugo ng demonyo. Ngunit dahil nagtatrabaho siya sa teatro, bakit hindi gawing dramatiko ang mga huling sandali ng kanyang buhay?
Kapag siya ay naging ganap na halimaw, ang Aikashi na pinapatay niya sa entablado ay hindi magiging sapat. Siya ay susunggab sa madla, at pagkatapos ay hahayaan niya silang maranasan ang impyerno na nakakaaliw sa kanila. Magiging masaya na makita ang takot sa kanilang mga mukha, at iniisip niya kung gaano karami ang maaari niyang lemunin bago siya mismo ay ma-terminate. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang presensya ay hindi mahalaga, dahil siya mismo ay isang halimaw. Pero dahil inalok siya ni Aya na pahabain ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang mga plano. Speaking of the deal, sinenyasan siya ng babae kung kailan niya siya maaaring tapusin. Sa pagtataka ni Aya, tumanggi si Sugaru na gawin ang kanyang utos. Sa halip, binago niya ang mga tuntunin ng deal. Bakit hindi niya pahabain ang kanyang buhay, para hanapin niya ang mga kumuha ng katawan niya? Ang instincts ni Sugaru ay nagsasabi sa kanya na may plano si Aya kung paano niya maikakabit muli ang kanyang katawan kapag nahanap na niya ito. Sa pamamagitan ng kanyang immortalidad, tiyak na nakapag-imbak siya ng malawak na kaalaman sa kanyang naputol na ulo. Isa pa, iniisip niya na ang amo ng salarin na kumuha sa katawan niya ay sigurado na kapareho ng nag-eksperimento sa kanya. At lumalabas, tama siya. Alam ni Aya na nasa Europe ang mastermind, at may ideya siya kung paano siya makakabalik sa orihinal niyang katawan. Ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang tapusin ito ay dahil wala siyang magagawa gamit ang kanyang ulo lamang. Palaging susundin ng kanyang matigas na maid ang kanyang utos kahit ano pa ang mangyari. Dahil humanga sa pangangatuwiran ni Sugaru, inutusan ni Aya si Shizuko na ilabas siya. Tinatanggap niya ang mga bagong tuntunin ng deal. Papahabain niya ang kanyang buhay, at sasama siya sa kanila sa Europa para kunin ang kanyang katawan. Bilang unang bayad, sinabi sa kanya ni Aya na ang tanging paraan para mapahaba ang kanyang buhay ay ang kainin niya ang isang bahagi niya. Hindi ang kanyang mga mata o utak, ngunit pawis o luha o uhog. O, ang mas pabor, ang laway niya. Sumasang-ayon si Sugaru dito. Marahan niyang hinawakan ang ulo ni Aya, habang si Shizuko ay nagpapakita ng kaunting inis sa deal na ito. Pagkatapos ay itinas niya ang ulo ni Aya, na parabang nagtotoast siya ng goblet at malapit nang uminom ng elixir ng buhay. Pagkatapos, ibinaba niya ito para halikan ang mga labi niya. At ang deal na ito ay sinelyuhan ng halik. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating kwento isang taon pagkatapos ng mga nabanggit na pangyayari. Dinadala natin ang ating sarili sa Giver France, sa Vague de Folie Mansion. Ang gusali ay mukhang madilim at abandonado. Gamit ang misteryosong kagubatan bilang background nito, maaari lamang magkaroon ng katakot-takot na damdamin sa pagtingin dito. Ngunit hindi ito walang laman. Isang pamilya ang naninirahan doon, bagamat hindi sila tulad ng isang normal na pamilya ng tao. Kasalukuyang nangangaso ang mag-ama sa malapit na kakahuyan. Gumagamit ng rifle si Jean Dockett Goddard para manghuli ng stag. Kapag sumasabli siya, napapabuntong hininga siya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang baril at hinabol ang hayop. Medyo mabilis tumakbo ang stag, pero mas mabilis tumakbo si Goddard. Pagkatapos ng lahat, nasa kanyang mga Jean ang magaling na manghuli sa kanyang biktima. Nang mahuli niya ang hayop, hinatak niya ito sa kanyang balikat at bumalik sa naghihintay niyang anak na si Raul. Tinanong ng bata ang kanyang ama kung bakit kailangan niyang gumamit ng rifle kung ito ay walang silbi laban sa kanyang mga kasanayan sa pangangaso. Sinasabi lang ni Goddard na ito ay upang ipakita sa lahat na maaari silang makihalubilo sa mga tao. Niregaluhan siya ng alkalde ng armas, kaya ginagamit niya ito bilang pagpapahalaga. Ngunit iba ang iniisip ni Raul. Hindi lahat ng tao ay tinatanggap ang kanilang pagsasama sa lipunan, lalo na pagkatapos na alisin si Count Dracula. Maraming vampire hunters pa rin ang humahabol sa kanila, tulad ng kamakailan lang na nagtangkang patayin sila gamit ang pilak na tulos. Bumaling si Goddard sa kanyang anak at idiniin na kailangan nilang makibagay sa sangkatauhan, gusto man nila o hindi. Pagdating nila sa kanilang tahanan, tinanong ni Raul kung bakit itinatago ng kanyang ama ang pilak na tulos. Sinabi ni Goddard na mas ligtas para sa kanila na panatilihin ito, kaya ang kanilang mga kaaway ay magkakaroon ng mas kaunting mga bala laban sa kanila. Ngunit siniguro niyang isecure ito sa kanilang storage room. Habang naglalakad siya patungo sa nasabing silid, sinipa ni Goddard ang isang nasirang padlock. Pagtingin niya sa pinto ng storage room, ang mga kadena ay nakalawit sa mga hawakan. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa loob. Parang walang namas placed, maliban sa pilak na tulos, na ngayon ay basang-basa sa dugo. Dugo ng vampira, kaagad, inutusan niya si Raul na manatili sa tabi niya sa lahat ng oras. Ikinabot niya ang mga kadena sa mga hawakan ng pinto, pagkatapos ay tinawag niya ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang unang lumitaw ay si Claude, ang kanyang panganay na anak, na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sumunod ay ang butler ng pamilya, si Alfred, na nagsasabing wala siyang napansing kakaiba mula nang nasa opisina siya sa buong oras. Iniulat din ni Claude na si Charlotte, ang bunsong kapatid, ay kasama ni Giselle sa laundry room. Napakaingay nila sa lahat ng oras, halos hindi na kailangang suriin ang mga ito.
Pagkatapos, napagtanto habang iniisip ni Goddard ang tungkol sa kanyang asawa. Tumakbo siya papunta sa kwarto niya nang walang sinasabi. Nag-alinlangan siya sa pintuan bago ito binuksan. Madilim sa loob, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa kandila ni Alfred. Isang walang laman na bote ang kumakalampag sa sahig habang sinisipa niya ito. Ang isang dogwang Amerikana ay maayos na nakatupi sa tabi ng upuan. Nang lumingon siya, nagulat siya sa kanyang nahanap. Nakaupo sa upuan ang asawa niyang si Hannah. Maaliwalas ang mukha niya, nakapikit ang mga mata at may munting ngiti ang bibig. Maaaring siya ay natutulog, maliban sa kapansin-pansing madilim na butas sa kanyang dibdib, kung saan ang dugo ay umaagos, na nagpupulong sa kanyang mga paa upang magmukhang isang namumulaklak na pulang rosas. Patay na si Hannah. Ang pangyayaring ito ay nagiging headline ng mga pahayagan sa susunod na araw. Mga salitang tulad ng, ang lady wife ni Lord Goddard ay pinatay, kagagawan ba ng isang vampire hunter? At unang pagpatay sa mga kaalyado ng tao, sa buong papel. Sa mga bansa sa kanluran, isang piling uri ng mga halimaw ang itinuring na kaalyado ng tao, at sa makatuwid ay binibigyan ng espesyal na proteksyon at mga pribilehiyo ng lokal na pamahalaan. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon sa kaayusan na ito. Malayo ang mararating ng ilang mga ekstremista upang lipulin ang mga halimaw, maging ang mga inosente sa lahat ng bagay. Ito ang hypothesis ng mga media men na nagkukumpulan ngayon sa harap ng mansyon. Isang batang mamamahayag ang sumusubok na ipagtanggol si Lord Goddard, na nagsasabing sumulat siya ng isang panunumpa na hindi kailanman iinom ng dugo ng tao. Ngunit ang isa ay hindi kailanman maaaring maging masyadong umaasa sa mga panunumpa na ito, lalo na sa mga pinirmahan ng mga halimaw. Lumilitaw si Lord Goddard sa kanyang malinis na suit. Kailangan niyang pumunta sa hukom upang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa insidente. Gaya ng lagi nilang ginagawa, sinisimulan ng mga taga-media na lagyan ng mga tanong ang bampira habang dinudumog siya. Hindi mapigilan ni Goddard na magpakita ng kaunting pagkairita kaya umatras ang mga lalaking ito. Ang batang mamamahayag, na nagngangalang Annie Kerber, ay nagsasaad na ang imbestigasyon ay patuloy pa rin. Ngunit ito ay nagudyok lamang sa kanyang pagkairita. Sinabi niya na ang kaso ay kasing ayos ng pagbaba, at sinasabi lamang iyon ng pulisya upang mapanatili ang isang magandang imahe. Sinabi rin ni Goddard na siya at ang kanyang pamilya ay ginagawa ang kanilang makakaya upang makisalamuha sa sangkatauhan, at gayunpaman ito ang pagtrato na nakukuha nila. Inutusan niya si Annie na isulat na ang diskriminasyon sa lipunan sa mga kaalyado ng tao ay nananaig pa rin, at ito ay labis na nagdudulot sa kanya ng sama ng loob. Nang tanungin ang batang mamamahayag kung ano ang susunod niyang gagawin, sinabi ni Goddard na kukuha siya ng mga detective na dalubhasa sa mga kaso ng halimaw. Ang mga pangalan nila ay Aya Rindo at Sugaru Shinuchi. Natuwa si Annie dahil sa wakas, darating na sa bayan ang kilalang cage user. Sa katunayan, sa gabing iyon, ang nasabing mga detective ay naglalakbay sa mga malubak na kalsada sa bansa. Sinabihan ni Sugaru ang kutsero na magmadali patungo sa kanilang destinasyon, ngunit tinanong din siya kung maaari niyang gawin ang paglalakbay na hindi gaanong magulo. Ang kanyang may bahay ay malapit ng tumilapon, sabi niya. Sinaway ni Aya si Sugaru na itigil ang panggigipit sa kutsero. Bukod pa, hindi naman siya tumitilapon. Dahil doon, sabay na tumawa ang dalawa, habang si Shizuko ay matigas na gaya ng dati. Sumilip ang kutsero sa loob ng karwahe, at nagtataka kung sino ang nagmamay-ari ng boses babae kung hindi man lang nagsasalita ang dalaga. Isang taon pagkatapos nilang selyuhan ang deal, naglalakbay sina Aya Rindo, Shizuko Heisei, at Sugaru Shinuchi sa Europe para hanapin ang lalaking pumugot sa ulo ni Aya. Upang pondohan ang kanilang paglalakbay, ipinalalagay nila ang kanilang sarili bilang mga detective. Dahil sa kahangahangang talino ni Aya sa kabila ng pagiging pugot ng ulo, ang maliit na trio ay nakilala sa buong Europa, lalo na sa mga marangal na komunidad ng halimaw. At bahagi ng kanilang pagkilos ay ang imahe ni Sugaru na may hawak ng birdcage habang nire-resolve ni Aya ang kaso. Maraming tao ang naniniwala na may hindi tao o demonyo sa loob ng hole. Ito ay kung paano nila nakuha ang moniker na cage user. Maya-maya, nakarating na sila sa harap ng mansyon. Sinisingil sila ng kutsero ng 3 francs para sa paglalakbay, kasama ang biyahe pabalik sa bayan. Sinubukan ni Sugaru na makipagtawaran sa presyo, ngunit sa huli, pareho silang nagdeal sa 2 franc. Sinabi ni Sugaru na ang bayad ay magmumula kay Lord Goddard pagkatapos nilang gawin ang kanilang trabaho dito. Sa hindi malamang dahilan, pumasok ang kutsero sa mansyon na umiiyak at gamaan ang loob. Si Sugaru, sa kanyang madaling pag-uugali, ay nagtanong sa kanyang kliyente kung maaari siyang magbigay ng silid para sa kutsero upang makapagpahinga siya para sa paglalakbay bukas. Si Goddard, kahit nalilito, ay tinanggap ang kahilingan. Pagkatapos, binati niya ang kanyang panauhin, kasama ang kanyang mga anak na sina Claude at Raoul. Nakikilala niya si Sugaru bilang cage holder dahil hawak niya ang covered birdcage.
Kaya ang maid sa likod na may dalang dalawang bagahe ay si Aya Rindo. Ngunit nang magsalita si Aya, at hindi ibinubuko ng dalaga ang kanyang bibig, hindi maiwasan ni Goddard na malito. Maging ang kanyang mga anak ay nakatingin sa isa't isa. Sino ang nagmamay-ari ng babaeng boses na dapat ay kay Aya Rindo? Inakay ni Alfred ang kasambahay sa kanilang mga silid. Napansin ni Sugaro ang pagkalito sa mukha ng kanilang kliyente. Napangiti siya, dahil hindi na bago ang sitwasyong ito. Ipinakilala niya ang kasambahay bilang Shizuko, na lalong nagpagulo kay Goddard. Mukhang kahit nag-research siya sa cage user, may ilang mas pinong detalye ang naiwan. Hindi naman nagulat si Aya. Ang lahat ng mga taong nakakita sa kanya ay tila hindi magkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng isang mahalagang detalye tungkol sa kanya. Kung tutuusin, sinong maniniwala sa kanila kung sasabihin nilang si Aya Rindo ay pugot na ulo? Itinaas ni Sugaro ang takip ng hola at iniharap ito sa kanilang mga kliyente na nagdulot ng nakakatakot na hiyaw mula sa kanilang lahat. Si Aya, gamit ang kanyang kagalang-galang na ulo, ay muling nagpakilala. Matapos payagan ang kanyang sarili ng maikling sandali upang tamasahin ang kanilang mga reaksyon, dumiretso siya sa negosyo. Hiniling niya kay Goddard na alalahanin ang lahat ng mga bagay na nagdulot sa kanya ng paghahanap sa kanyang asawa at ang mga sumunod na pangyayari, kasama ang lahat ng mga detalye. Pinapasalamatan siya ni Goddard habang naglalakad sila papunta sa kwarto. Kinumpirma niya na si Lady Hannah ay dating tao. Idinagdag din niya na apat sila sa pamilya, hindi kasama ang kanyang namatay na asawa ngayon, at dalawang lingkod ng tao na nakatira sa mansyon. Ang kanyang asawa ay nag-aayos noon ng anumang bagay na antik. Ang mga tunog ng metal at wood mallet ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay noong siya ay nabubuhay pa. Kaya naman nagpanik siya nang hindi niya narinig ang mga ito noong gabing iyon. Ang pinangyarihan ng krimen ay napanatili, na naging posible para kay Aya na pag-aralan ang lugar sa tulong ni Sugaro. Tiningnan niya ang upuan pati na rin ang bote ng holy water na makikita sa sahig. Napansin niya na ang tuktok na bahagi ng backrest ay basel ng banal na tubig, kaya hindi ito hinawakan ni Goddard. Binigyan niya sila ng larawan ng kanyang asawa na kinunan lamang pagkatapos ng pagtuklas. Kitang-kita ni Aya ang sugat at dugong umagos mula rito. Napansin din niya ang maaliwalas na mukha ni Hannah. Dahil ang mga bangkay ng vampira ay mabilis na naghihiwa-hiwalay pagkatapos ng kamatayan, kailangan nilang ilibing siya kaagad pagkatapos. Nagtatanong din si Aya tungkol sa pilak na tulos na nakatabi sa storage room. Kinumpirma sa kanya ni Goddard na kapag hinawakan ng mga vampira ang pilak, humihina ang kanilang mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Aabutin ng kahit isang linggo bago gumaling ang sugat na dulot ng pilak. Ngunit kung anumang iba pang sandata ang gagamitin laban sa kanila, agad silang gumagaling. Idinagdag niya na ang mga ngaso na gumamit nito noon ay humawak ng tulos gamit lang ang hubad na kamay. Tungkol naman sa holy water, parang matapos saksakin ng tulos si Hannah ay binuhusan siya ng likido ng salarin. Pero dahil patay na siya, walang reaksyon dito ang balat niyang vampira. Matapos suriin ang lahat ng anggulo at senaryo, may pitong problema si Aya na nauugnay sa timeline ng krimen. Hinihiling niya kay Sugaro na iangat ang isang daliri sa tuwing binabanggit niya ang problema. Una, kakaiba na hindi napansin ni Lady Hannah ang mamamatay tao sa kabila ng kanyang mas mataas na pakiramdam bilang isang vampira. Pangalawa, nakakapagtaka kung bakit pinili ng sospek na umatake sa gabi gayong alam naman ng lahat na mas vulnerable ang mga vampira sa araw. Pangatlo, iniwan ng salarin ang bote ng holy water na maaaring gamitin bilang ebidensya. Malinaw na ginamit ang Amerikana upang maiwasan ang pagtilamsik ng dugo, ngunit bakit iiwan ang bote? Pang-apat, alam ng mamamatay tao kung saan nakalagay ang pilak na tulos, kung saan ang silid ni Hannah, at ang oras na siya ay nakatulog, na nagpapahiwatig ng isang kaalaman sa layout ng mansyon at sa mga aktibidad ng mga nakatira dito. Ikalima, nakakapagtaka kung bakit nag-abala ang salarin na ibalik ang tulos sa storage room. Nang ituro na ni Aya ang ika-anim at ika-pitong problema, sinabi ni Sugaro na wala na siyang mga daliring iaangat dahil ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa hola. Sinabihan siya ni Aya na gamitin ang kanyang dila at paa. Kaya, ginagamit sila ni Sugaro at mukhang isang creepy clown na walang pulang ilong. Hindi niya sinasadyang natakot si Charlotte na nagkataong susuriin sila sa oras na iyon. Sapat na ang kalokohan, sabi ni Aya, at ibinaba ni Sugaro ang kanyang paa. Mula sa huling episode, naiwan tayo sa isang cliffhanger nang banggitin ni Aya Rindo ang 5-7 problemang naranasan niya sa pagsusuri sa pagpatay kay Lady Hannah, ang asawa ni Lord Goddard. Ngunit hindi kailangang madaliin ang katotohanan. Sa takdang panahon, ito ay maghahayag ng sarili, gaya ng lagi nitong ginagawa. Ang pamilya Goddard, kasama ang kanilang mga bisitang detective, ang kutsero, at ang butler na si Alfred, ay kumakain sa dining hall. Ang mga anak na lalaki, sina Claude at Raul, ay hindi pa kumbinsido tungkol sa kakayahan nina Aya at Sugaro sa paglutas ng pagpatay sa kanilang ina.
Para sa kanila, ang mga tinatawag na detective na ito ay mas mukhang mga manlilin lang na magdi-double cross sa kanila anumang oras. Upang ipataw ang kanilang reputasyon, nagpa siya si Aya na ipakita sa kanila ang kaunti sa kanyang mga kakayahan sa pangangatwiran sa pamamagitan ng pag-focus sa kanilang kutsero, si Mark. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga damit at sa kanyang pangkalahatang hitsura, si Aya ay may maikling conclusion na si Mark ay dating isang lasenggo, ngunit ang kanyang asawa ay nagalit sa kanya upang ihinto ang kanyang bisyo. Ang kanyang mga damit, sa kabila ng pagkasira, ay nagpapakita ng sadyang pangangalaga na magagawa lamang ng isang asawa para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Naiiyak si Mark matapos mapagtanto ang kanyang mga pagkukulang, bagamat ang isa pang magandang dahilan ay ang isang pugot na ulo ay nagtuturo sa kanya tungkol sa pagpapahalaga sa kanyang asawa. Napahanga si Claude dito. Naaalala niya ang isa pang sikat na detective na nakabase sa London na nagngangalang Sherlock Holmes. Kilala rin siya ni Aya, pero mas gusto niyang hindi na siya makilala. Pagkatapos kumain, si Aya ay nagpatuloy sa pagsuri sa mga alibay ng mga naninirahan sa mansyon, pati na rin sa pagsuri sa timeline ng mga kaganapan. Ang pag-aaral sa mga detalye ay tutugunan ang parehong halata at ang haka-haka na mga kadahilanan ng kaso. Sa araw ng insidente, nagtanghal iyan ang mga Goddard sa hating gabi, na tumagal ng halos 30 minuto. At pagkatapos, makalipas ang isang oras, natuklasan ang bangkay ni Hannah. Sinabi ni Goddard na sinabi sa kanya ng kanyang asawa na pupunta siya sa kanyang silid para umidlip. Pagkatapos nito, pumunta siya sa study room para kausapin si Claude tungkol sa ilang business matters. Kasama rin nila si Charlotte na naglalaro sa kanyang dollhouse. Pagkalipas ng alauna, umalis ang tatlo sa study room at naghiwalay sa bulwagan. Pumunta ang ama sa storage room upang maghanda sa pangangaso, habang ang magkapatid naman ay nagtungo sa kanilang mga silid. Nang umalis si Goddard sa mansyon upang mangaso, ang kanyang bunsong anak na si Raul ay lumapit sa kanya at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanya, na pinayagan niya. Pagkatapos ay hiningi ni Aya kay Claude ang kanyang alibay sa pagitan ng alauna at alauna imedya ng umaga. Sinabi niya na nanatili siya sa kanyang silid hanggang sa natuklasan ang bangkay. Pinipilit siya ni Charlotte na kantahan siya ng isang kanta, kaya nang dumating ang kasambahay na si Giselle pagkatapos maglinis ng kusina at dining hall, hinayaan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na sumama sa kanya. Sinabi ng kasambahay na kasama niya si Charlotte sa buong oras na naglalaba, maliban sa 1 minuto o 2 nang pumunta siya sa banyo. Para naman sa butler na si Alfred, nanatili daw siya sa kanyang opisina pagkatapos kumain para ayusin ang mga papeles. Nang tanungin ni Aya si Raul para sa kanyang alibay, ang nakababatang anak na lalaki ay nagpakita ng pagkairita sa pagiging pinaghihinalaan, ngunit kalaunan ay sinabi niyang nanatili siya sa kanyang silid pagkatapos kumain, hanggang sa pumunta siya sa kanyang ama upang samahan siya sa kanyang pangangaso. Tinanong din ni Aya sina Claude at Alfred kung may narinig silang kain na hinalang tunog, na sinabi ng dalawa na wala silang narinig. Mula sa mga pahayag, sinabi ni Aya na maaaring nangyari ang krimen sa pagitan ng alauna hanggang alauna imedya ng umaga, habang nangangaso si Goddard. At dalawa lang sa mga miyembro ng pamilya ang walang solidong alibay sa loob ng nasabing time frame, sina Claude at Alfred. Mariing tinututulan ni Goddard ang implikasyon na ang isang miyembro ng kanyang pamilya ay maaaring gumawa ng isang kasuklam-suklam na gawain. Ngunit si Aya ay matatag na ang salarin ay hindi isang tagalabas, o kung hindi, walang saysay tungkol sa pinangyarihan ng krimen. Natatapos lang ang kanilang palitan nang lumabas si Charlotte, na babalisa tungkol sa pagpatay sa kanyang ina. Pagkatapos nitong medyo madilim na hapunan, si Aya, Sugaro, at Shizuko ay naglalakad-lakad sa mansyon para makilala ang loob. Ang pinutol na ulo ay nagtuturo sa kanyang kasambahay na bantayang mabuti ang mga katulong, habang sila ni Sugaro ay sasamahan si Goddard sa kagubatan. Para kay Aya, mayroon pa rin nawawalang piraso sa puzzle. Hanggat wala siya nito, maniniwala siya kung ano ang nilayo ng mamamatay tao para sa kanila. Habang naglalakad sila sa daanan ng kagubatan, binigay ni Goddard ang kanyang pagkamausisa at tinanong sina Sugaro at Aya tungkol sa pagkakaroon ng tinatawag na immortal. Kinumpirma ito ni Aya at idinagdag na ang isang oni, o isang demonyo sa kanilang wika, ang maaaring wakasan ang kanilang kawalang hanggan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isang demonyo ay hindi tinatablan ng makamundong pag-atake. Maaari pa rin silang masugatan ng kamatayan sa pamamagitan ng mga putok ng baril. Kinumpirma ni Sugaro na sila ang mga entity na tinatanong ni Goddard. Namangha ang bampira nang mapagtantong nakilala niya ang mga nilalang na narinig niya lamang sa kanyang mga kwento ng pagkabata. Pero bago pa man siya makapagsalita, isang palaso ang tumama sa kanyang leeg. Agad na tinakbo ni Goddard ang vampire hunter at itinulak siya sa lupa. Handa na siyang maniwala na ang taong ito ang nagtapos sa kanyang asawa, ngunit pinigilan siya ni Aya na gumawa ng krimen. Lumalabas, ang lalaki, na ang pangalan ay Joseph, ay naglakbay mula sa Germany upang humingi ng paghihiganti para sa kanyang kapartner.
Ang kapartner na ito ay ang parehong mga ngaso na nahuli ni Goddard kanina, at ang nagmamay-ari ng pilak na tulos ay pinaniniwalaang ang sandata ng pagpatay. Nangangatuwiran si Aya na hindi maaaring si Joseph ang mamamatay tao, dahil lang sa naglalakbay siya sa oras ng insidente, at ang patunay ay ang kanyang tiket at ang uling sa kanyang siko. Tumingon siya sa mga ngaso at nagtanong tungkol sa kanyang kapartner. Sinabi ni Joseph na sinubukan niyang pigilan si Hugo, ang kanyang kapartner, mula sa kanyang mga plano ng pag-atake kay Goddard ilang buwan bago ito. Ngunit tiwala si Hugo na magagawa niya ang kanyang inihanda. Gamit ang kanyang espesyal na tulos na nakabalot sa balat, at isa pang maaasahang kasabwat, natitiyak ni Hugo na makakagawa siya ng pahayag laban sa tinatawag na mga kaalyado ng tao. Idinagdag din ni Joseph na narito lamang siya upang ipaghiganti ang kanyang kapartner, ngunit malinaw na hindi siya eksaktong laban sa mga bampira. Tinanong muli ni Aya si Joseph kung alam niyang pilak ang inihandang tulos, na sinabi niyang wala siyang ideya. Sa pamamagitan nito, hinayaan niya ang mga ngaso. Nasa kanya na ngayon ang huling piraso ng palaisipan sa halos imposible ngunit trahedya na kaganapang ito. Inutusan niya ang bampira na tipunin ang lahat sa silid ng pag-aaral, upang mapag-usapan niya ang mga pangyayari sa pagpatay at ibunyag ang tunay na salarin. Pagkaraan ng ilang minuto, lahat ng kasali ay naruroon. Sinimula ni Aya ang kanyang deduction show. Nagsisimula siya sa pagsasabing ang salarin ay isa nga sa mga miyembro ng pamilya Goddard. Bumalik siya sa pitong problemang nakita niya pagkatapos ng kanyang unang pag-aaral sa pinangyarihan ng krimen. Una, kakaiba na hindi naramdaman ni Lady Hannah ang nanghihimasok sa kabila ng kanyang mga kakayahan sa bampira. Pangalawa, hindi makatwiran na ang pag-atake ay nangyari sa gabi gayong ang lahat ng mga bampira ay gising. Pangatlo, nakakapagtaka kung bakit naiwan ang bote ng holy water sa pinangyarihan ng krimen. Pang-apat, ang salarin ay may malinaw na kaalaman sa layout ng mansyon at sa schedule ng mga nakatira dito. Ikalima, kakaiba kung bakit ibinalik ang tulos sa storage room. At ngayon, sinabi niya ang ika-anim na problema, isa sa pinakamahalaga sa kasong ito. Ang mga silid ni na Claude at Alfred ay malapit sa silid ni Hannah, kaya't narinig nila ang anumang tunog na nagmumula rito. Ngunit hindi nila narinig, kaya bakit ganito? Maraming paliwanag ang maaaring gawin. Maaaring may mga kain na hinalang tunog na nagmumula sa silid at kapwa nagsisinungaling sina Alfred at Claude tungkol dito, na ginawa silang magkasabwat sa krimen. Pero kung magkasabwat nga sila, dapat gumawa sila ng malakas na alibay para sa isa't isa. Dahil wala sila, ang anggulong ito ay isang moot point. Siyempre, posible rin na alinman sa kanila ang nakakuha ng tulos at nagawa ang krimen bago mag 1 AM. Ngunit sinabi ni Goddard na walang mali sa bodega sa nasabing oras. Ang isa pang paliwanag ay maaaring ang isang unan ay ginamit upang pigilin ang tunog. Ngunit ang pagkakaroon ng dagwang balabal ay nagpapahiwatig na ginamit ito ng sospek para protektahan ang sarili mula sa tumalsik na dugo. Mula sa mga pagsasaalang-alang na ito, ligtas na ipagpalagay na ginamit ng salarin ang kanyang hubad na kamay upang isaksak ang tulos sa dibdib ni Hannah. Maaari silang makarinag ng pagmamartilyo o tinkering na magiging normal dahil ang babae ay nag-aayos ng mga antik at kasangkapan. Ngunit ang tanging dahilan kung bakit walang narinig na tunog noong panahong iyon ay ang aktual na sandata na ginamit ay hindi ang pilak na tulos, ngunit sa halip ay isang mas marupok ngunit makapangyarihan pa ring sandata sa pagpatay. Ito ay humahantong sa ikapito at huling problema sa kasong ito, na may kaugnayan sa bote na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Inakala ng lahat na nabuhusan ng banal na tubig ang katawan ni Hannah, at ang bote ang ginamit na lalagyan para gawin iyon. Gayunpaman, ang loob nito ay maalikabok, na sumasalungat sa palagay na ito. Gayunpaman, talagang mayroong holy water sa katawan ng biktima. Bakit ganito? Ang tanging paliwanag ay ginamit ito ng salarin bilang isang panlilin lang, upang itago ang tunay na sandata ng pagpatay. Na ang tulos na ginamit para saksakin si Lady Hannah ay gawa sa iced holy water. At kaya ganito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, niloko ng salarin ang isang naghihiganting mga ngaso ng bampira tulad ni Hugo, upang maniwala na kaya niyang wakasan ang pagkakaroon ng mga bampira. Ang pilak na tulos at ang leather case nito ay kailangan para mailabas ang alibay ng salarin at para sisihin ang mga tao. Nang makumpiska ang armas at mailagay sa loob ng storage room, nilagyan ng holy water ng salarin ang leather case at gumawa ng ice stake. Nang matapos ito, isinagawa niya ang gawain. Ang tamang oras ng pagpatay ay sa pagitan ng alas 12:30 at alauna ng madaling araw kung kailan maaaring may iba pang posibleng sospek. Siya ay may sapat na lakas upang itulak ang tulos sa puso ni Hannah, at alam niya na ang babae ay nasa kanyang silid na natutulog. Pagkatapos ng gawa, nag-ipon siya ng ilang dugo sa isa pang lalagyan, iniwan ang dagwang Amerikana at ang maalikabok na bote upang lumikha ng pinangyarihan ng krimen, pagkatapos ay hinintay na lumabas si Goddard sa storage room. Nang maaliwalas na ang lugar, pinutol niya ang mga kadena at kandado at ibinuhos ang dugo ng bampira sa pilak na tulos upang magmukhang ito ang sandata. Ngunit sa proseso, aksidenteng nahawakan ng salarin ang pilak na tulos.
Ang mga sugat mula rito ay aabuti ng hindi bababa sa 1 linggo bago maghilom, kaya wala siyang pagpipilian kundi putulin ang kanyang mga daliri gamit ang mga espada sa silid ni Hana upang itago ang ebidensya. Ang mga espada ay gawa sa bakal na hindi nakakapinsala sa mga bampira. Pagkatapos, lumabas siya kasama ang kanyang ama, lumikha ng kanyang alibay at kinukumpleto ang kanyang krimen. Tense ang lahat habang tinatamaan sila ng realization kung sino ang salarin. Ngunit hindi na kailangang sabihin ni Aya ang pangalan dahil hindi sinasadyang inamin ng salarin ang kanyang mga krimen. Tumalon si Raul kay Sugaro at sinubukang kumalmat sa kanyang lalamunan. Sinipa lang siya ng Oni Slayer sa bintana, kung saan hindi malaman ng pamilya ng batang vampira kung ano ang gagawin niya sa kanya. Tutul si Raul sa kanyang pamilya na maging kaalyado ng tao. Sa isip niya, superior ang uri nila. Walang saysay kung bakit kailangan nilang yumuko sa antas ng mahihinang tao. Iniisip niya na kung gagawa siya ng eksena sa pagpatay ng vampira at sisisihin ang mga tao, magdadalawang isip ang iba na gawin silang mga kakampi. Kahit na sa kabayaran ng buhay ng kanyang sariling ina. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi mahalaga kay Sugaru. Para sa kanya, mas nakakaaliw isipin kung paano tatapusin ang naliligaw at mayabang na batang vampira na ito. Hindi niya pinahaba ang laban. Sa 1 galaw, tinapos ni Sugaru si Rao. Matapos ang pagsubok na ito, sinusubukan pa rin ni Goddard na eproseso ang katotohanan na ginawa ng kanyang anak ang kanyang ginawa. Ngunit ang pangunahing punto ay itaguyod niya ang mga mithiin ng kanyang asawa, iyon ay, upang mapanatili ang isang mabuting relasyon sa mga tao. Sana lang ay mabigyan ng panahon ang pamilya para magdalamhati sa kanilang pagkawala. Bago umalis, tinanong ni Aya ang vampira kung may kilala siyang payat na matandang gumagamit ng itim na tungkod na may nakaukit na letrang M. Sinabi ni Goddard na mayroong isang tulad na bumisita sa kanya hindi pagaanong katagal. Siya ay tinawag na propesor at inanyayahan si Goddard na sumama sa kanya sa London, na tinanggihan ng lahat. Dahan-dahan ngunit tiyak, si Aya Rindo ay nakakalap ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa lalaking kumuha sa kanyang katawan at sa isa na gumawang oni kay Sugaru. Ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nangyayari, ang taong ito ay naglalakbay sa mga kalsada sa bansa kasama ang ilang kakaibang mga kasama. Inaasahan ba niyang susundan siya ni Aya at Sugaru? Ang kanyang tunay na intensyon sa ngayon ay nananatiling isang misteryo. Matapos malutas ang kaso ng pagpatay sa vampira na si Lady Hana Goddard, ang ating trio na kilala bilang Cage Users ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa London. Sa pagkakataong ito, sina Aya Rindo, ang kanyang kasambahay na si Shizuko Heisei, at si Sugaru Shinuchi ay nasangkot sa isang inaasam-asam na heist na ino-orkestra ng pinakasanay na magnanakaw sa mundo. Simula sa pagsisiyasat na ito, nagsisimula tayo sa pananaw ng isang lalaki na nagmulat ng kanyang mga mata. Mula sa paraan na nakikita natin ang kanyang paningin sa lahat ng dako, at maaaring ipagpalagay na siya ay kinuha laban sa kanyang kalooban. Ang pangalan ng lalaking ito ay Eric, ngunit mas kilala siya bilang sikat na Phantom of the Opera. At ang kumuha sa kanya ay si Arsene Lupin, isang maginoong magnanakaw na kilala sa kanyang hindi nagkakamali na pagbabalat kayo at maayos na operasyon. Kailangan ni Lupin ang tulong ni Eric para i-pull off ang isa sa pinakadakilang heist sa London noong 1899. Plano niyang nakawin ang penultimate knight, na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Phileas Fogg. Hindi sigurado si Eric sa alok na trabahong ito dahil ang London ay teritoryo ni Sherlock Holmes, ang eclectic detective. Ngunit kumpiyansa si Lupin na malalampasan nila siya. Lumalabas na hindi gaanong makumbinsi si Eric pero, sa huli, pumayag siyang tulungan si Lupin sa kanyang quest. Samantala, ang nasabing detective ay nasa isang standoff sa ating mga bida, sina Aya, Sugaru, at Shizuko. Inutusan sila ni Sherlock Holmes na ibalik ang listahan ng customer mula sa isang tindahan ng tungkod. Ninakaw lang ito ng 3 para makahanap ng clue tungkol sa propesor na 1 taon na nilang hinahanap. Bago magkaroon ng anumang labanan, inaresto silang lahat ng isa sa mga opisyal mula sa Scotland Yard at inilagay sila sa loob ng isang karwahe ng bilanggo. Habang nangyayari ito, hindi lang sila ang nasa loob ng sasakyan. Isang pares ng kambal ang nakaupo roon para sa isang hindi kilalang krimen. May informal deduction showdown sina Aya at Sherlock para malaman kung anong krimen ang nagdala sa kambal doon. Tama ang hula nila na ang kambal ay nagdadala ng mabibigat at kontrabandong porselana na mga piraso ng sining. Pagkatapos nito ay nagpakilala na sila sa isa't isa. As usual, kinikilabutan ang mga taong nakakakita kay Aya Rindo na nagsasalita, tulad ng kambal. Ngunit agad na nalaman ni Sherlock at ng kanyang kasamang si Dr. Watson na siya ay isang immortal, ang nag-iisa, na nakatira sa Japan. Ang opisyal na kasama nila, nang marinig ang kanilang mga pangalan, ay agad na tumingin pabalik sa kanyang pahayagan, kung saan iniulat na si Sherlock Holmes at isa pang detective mula sa silangan ay inatasan ni Phileas Fogg upang bantayan ang kanyang kayamanan.
Sa sandaling iyon, naiintindihan niya na ito ang mga detective na binanggit sa artikulo at dapat silang tumuloy sa mansyon ni Fogg sa halip na sa bilangguan. Pagdating doon, ilang sibilyan ang nakatayo sa labas ng gate ng mansyon, at marami ng gwardya ang nakatalaga sa loob. Isa sa mga sibilyan ay si Eric, na nakakita ng pagdating ng mga sikat na detective na magbabantay sa kanila. Bumalik siya kay Lupin upang iulat ang pag-unlad na ito. Sa mansyon, ang mga detective ay tinatanggap ng butler na nagngangalang passport out. Naroon din si Inspector Latrade ng Scotland Yard. Kaagad, binigay sa kanila ang general layout ng mansyon. Pagkatapos ay dinala sila sa isa pang silid upang salubungin ang may bahay. Si Phileas Fogg ay isang adventurer na naglibot sa mundo kasama ang kanyang butler ilang taon na ang nakakaraan. Binili niya ang mansyon upang paglagyan ng lahat ng mga kayamanan na nakolekta niya sa kanyang paglalakbay, kabilang ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ang penultimate night. At pagkatapos, mga araw na nakalipas, nakatanggap siya ng liham mula kay Arsène Lupin na nagsasabi sa kanya na ang gentleman thief ay magnanakaw ng hiyas, kasama ang kaso nito, sa gabi ng 19 ng Enero, sa pagitan ng 11 PM at 11:30 PM. Dahil sa banta na ito, humingi ng tulong si Phileas sa 101 na gwardya, kasama ang kadalubhasaan ni na Sherlock Holmes at Aya Rindo. Kasama niya at ng kanyang mayordomo, may kabuoang 108 na magbabantay sa hiyas. Tapos may 3 pang sasali sa kanila. Ang isa ay isang detective mula sa Departamento ng Pulisya ng Paris. Ang 2 pa ay mula sa Advisory Security Department ng Royce, na sina Reinhold Stinghart at Fatima Doubledarts. Ang Royces ay isang natatanging kumpanya ng insurance na nasa negosyo ng mahigit 200 taon. Ayon kay Lupin, inuuna nila ang pangangaso ng mga halimaw gaya ng pagprotekta sa mga naka-unsured na kayamanan ng kanilang mga kliyente. Mayroong 7 kabuoang miyembro, lahat sila ay nakasuot ng puti, na may codename at numero ng ahente na tumutugma sa kanilang mga lakas at mabigat na kaaway ng mga halimaw. Binalaan ni Aya si Sugaro na mag-ingat sa kanila. Pagkatapos ng munting pagpapakilalang ito, pinangunahan silang lahat ni Phileas sa ilalim ng lupa, sa Room of Residual Sins kung saan nakatago ang hiyas. Ang pinto ng silid ay napakalaki, na may masalimuot na mga embossed na disenyo, kung saan ang ilang bahagi ay nagsisilbing mga kondado. Mayroong 3 kabuoang lock sa pinto, at mabubuksan lamang ito sa puwersa ng 4 na lalaki. Sa loob ay isang maluwag at pabilog na silid na may matataas na kisame. Sa gitna ay isang trono, kung saan nakaupo ang kahon na naglalaman ng hiyas. Ipinakita sa kanilang lahat ni Phileas kung paano buksan ang kahon, na mukhang komplikado. Pagkatapos ay naglabas siya ng tela para hawakan ang hiyas. Ang penultimate night ay isang 80-carat black diamond na binubuo ng carbon at europium. Ngunit ang hiyas ay hindi lamang ang mahalagang bagay sa silid. Ang kahon na naglalaman nito ay gawa sa purong pilak, tinitiyak na walang mga taong lobo at bampira ang makakahawak dito. Tinanong ni Aya si Phileas kung paano niya nakuha ang kayamanan. Sinabi ni Phileas na nakuha niya ito 20 taon na ang nakalilipas mula sa isang kaibigang German na naghukay nito mula sa isang 14th century archaeological site. Tinanggap ito ni Phileas bilang isang saradong kahon, hindi alam kung ano ang nasa loob. Inabot siya ng 10 taon para lang malaman kung paano ito i-unlock. Sa sandaling ginawa niya, nakita niya ang hiyas at natuklasan na may ilang mga salita ang nakaukit dito. Isinali ni Aya ang mga salita. Ang bukang liwayway ay kasingpula ng dugo, ang takip silim ay kulay ube na parang bangkay. Kapag nagniningning ang buwan, huwag mo sanang tingnan ang aking kapangitan, dahil may lobo sa loob ko. Idinagdag ni Passepartout na mayroong isang alamat ng German tungkol sa isang tribo ng mga dwarf na winasak ng isang tribo ng mga werewolves. Upang ipaghiganti ang kanilang pagkalipol, ang mga natitirang dwarf ay inukit ang isang hiyas na magtuturo sa lokasyon ng kanilang mga maninira, at ginawa nilang mapanganib ang lalagyan nito para sa kanilang mga kaaway. Sa wakas ay naunawaan na ni Sherlock kung bakit hinahanap ni Lupin ang walang katumbas na hiyas. Habang pinag-aaralan niya ang layout ng silid, abala si Aya sa pag-aaral ng bawat aspeto ng pagsisiyasat na ito. Ang silid, ang hiyas at ang kahon nito, at lahat ng taong kasama. Sa huli, tiwala si Aya na may paraan para pigilan ang magnanakaw na makuha ang gusto niya. Ngunit naiintindihan din niya na ang kanyang ideya ay maaaring hangal. Binigyan niya si Sugaro ng pahiwatig, Ishikawa Goman, isang kilalang Japanese outlaw. Kinabukasan, nagpapahinga ang 3 sa malapit na parke. Ito ang araw ng dapat na pagnanakaw, at nagpasya silang magpahinga bago kumilos. Ang isa pang kulungan ng ibon na natatakpan ng tela ay nakaupo sa isang bangko sa tabi nila, ang may-ari nito ay bumibili ng mga isda at chips mula sa isang kalapit na stall. Bumili din si Sugaro ng ilang merienda, na iwan sina Aya at Shizuko. Sinabi ni Aya sa kanyang kasambahay na gusto niyang makakita ng isang sikat na exhibit ng mga wax sculptures, kaya umalis si Shizuko para tingnan kung available ang nasabing exhibit.
Bagamat hindi ito ipinapakita sa screen, nalilito si Sugaro kung aling birdcage ang naglalaman ng ulo ni Aya. Makikita natin, mali ang nakuha niya. Nalaman lang nila ni Shizuko nang papunta na sila sa mansyon ni Fog. Ang loro sa loob ng hola ay umuurong ng mga natutunan nitong salita na ikinagulat ni Sugaro, Shizuko, at iba pang dumadaan. Dahil sa aksidenteng ito, nakakuha si Sugaro ng black eye mula sa kasambahay. So, nasaan si Aya? Gaya ng hinulaan, napagkamala ng matanda ang kanyang kulungan para sa kanya. At malinaw na nabigla siya nang makita ang isang pugot na ulo sa loob sa halip na ang kanyang alagang ibon. Dahil dito, itinapon niya ang hola, binuksan ang pinto nito, at inihagis si Aya sa kalsada. Sa kasamaang palad, may dumaan na karwahe, na nahati ang ulo ni Aya sa dalawang dagwang bahagi. Ngunit siya ay immortal, kaya hindi siya madaling pumanaw. Bagaman, nakakatakot masaksihan kung paano niya maibabalik ang sarili. Sa kanyang dismaya, ang mga driver ng karwahe na nakasagasa sa kanya ay ang kambal mula kahapon. Sa masamang ngiti, nakuha ng kambal si Aya, na may layuning ibenta siya sa circus. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pumunta si Dr. Watson sa Baker Street upang makipag-usap kay Sherlock tungkol sa kanilang diskarte para sa gabing iyon. Sa kanyang sorpresa, pumasok si Mycroft Holmes at inakusahan ang kanyang inaakalang kapatid na nagbalat kayo. At ito ay lumabas na totoo dahil ang totoong Sherlock Holmes ay pumasok pagkatapos ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang kanyang pagbabalat kayo ay wala ng silbi, hinubad ni Arsene Lupin ang kanyang maskara at binati ang mga lalaki ng magiliw. Pagkatapos ay tumayo siya at ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng pag-unlock ng isang trinket box gamit ang isang pin. Nais niyang malaman ng mga ito na alam niya ang mga lock sa silid kung nasaan ang kayamanan, pati na rin ang layout ng mansyon. Para naman sa silver box mismo, tiwala si Lupin na malalaman niya ito ng mas maikli kaysa kay Felius. Sa kabuuan, ipinapakita niya kay Sherlock na magiging matagumpay ang kanyang pagnanakaw. Dahil doon, tumalon siya sa bintana at napunta sa isang karwahe na minamaneho ni Eric. Pinag-isipan ni Mycroft ang nangyari at binalaan ang kanyang kapatid na huwag maliitin ang kalaban. Pinaalalahanan niya si Sherlock na dapat din niyang bantayan ang mga kinatawan mula sa kumpanya ng insurance ng Royce. Kung sakaling matagumpay na nakawin ni Lupin ang hiyas, hahabulin siya ng mga ahente at pilit na kukunin ang hiyas para sa kanilang sarili. Alam na ang mga ahenteng ito ay may pagkiling laban sa mga halimaw, na uunawaan ni Sherlock na maaari nilang i-decode ang teksto sa hiyas at hanapin ang mga werewolves upang tapusin ang mga ito. Napansin niya ito, ngunit sapat na ang tiwala niya na mapipigilan niya at ng iba pa ang pagnanakaw ngayong alam na niya ang mga galaw ni Lupin. Samantala, patuloy sa pagmamaneho sina Lupin at Eric nang muntik na nilang mabangga ang isang gumagala na kasambahay. Ang katulong na ito ay si Shizuko na desperadong naghahanap ng birdcage ng kanyang may bahay. Nag-aalok si Lupin na tulungan ang dalaga na mahanap ang birdcage. Habang dumadaan sila sa isang intersection, isa pang karwahe ang mabilis na dumaan sa kanila. Nakita ni Shizuko ang kanyang may bahay sa likurang upuan ng sasakyang iyon, kaya kinuha niya ang kontrol mula kay Eric at hinabol ang mga salarin. Sa ibang lokasyon, nakita ni Sugaro ang walang laman na birdcage. Pagkatapos ay isang karwahe ang mabilis na dumaan sa kanya, at narinig niyang sinisigaw ni Aya ang kanyang pangalan. Sinusundan niya ang sasakyang ito sa mga bubong. Sa kalaunan, tumalon siya dito, na naging dahilan upang sumalpok ito sa sidewalk. Tinitiyak din niyang ligtas si Aya sa kanyang hola. Tumakbo si Shizuko sa kanila at natuwa nang malaman na ligtas ang kanyang may bahay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may dalawang ginoo na tumulong sa paghahanap sa kanya. Tikas na alam ni Aya na ang mga lalaking ito ay si Lupin at ang tinatawag na Phantom of the Opera. Nakuha ni Sugaro ang pahiwatig at tinutuya si Lupin. Isang maikling labanan ang naganap, kung saan si Lupin ang nang ibabaw at natumba si Sugaro sa lupa. Bago umalis, binalaan ni Lupin si Aya na layuan ang kanyang pagnanakaw. Sa sandaling umalis sila, ibinaba ni Sugaro ang pagpapanggap na natalo. Mukhang nilabanan lang niya si Lupin para maobserbahan ni Aya kung paano siya gumagalaw. At pagkatapos nito, tumuloy sila sa mansyon ni Fog. Napagpasyahan nilang ilagay ang kanilang mga sarili sa tuktok ng isa sa mga tore, na iniiwan si Sherlock at ang iba pa sa silid kung saan nakalagay ang hiyas. Maliban sa mga ahente ng Royce na piniling manatili sa itaas na palapag, lahat ay nasa loob ng Room of Residual Scenes. At sa hudyat ni Inspector Latrade, ikinulong sila ng mga gwardya doon. Ang lahat ay tensyonado habang naghihintay sa takdang oras. Wala pang isang oras bago mag-11 PM, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa mga ninakaw na uniforme ng mga security guard. Sa pag-iisip na maaaring subukan ni Lupin na pumasok sa pinto gamit ang mga uniforme, nagpa siya si Sherlock na paputukan ang tatlong keyholes. Dahil doon, ganap na silang nakalock sa loob. Ngunit wala sa kanila ang umaasa sa totoong plano ni Lupin. Sa ganap na 11 PM, lahat sila ay nakakaramdam ng dagandong mula sa labas.
Walang alinlangan, isang malakas na agos ng tubig ang dumadaloy sa maliit na vent mula sa itaas. Napagtanto ni Felias na ang isa sa mga tore ay sumabog, na gumawa ng isang butas sa moat kung saan ang tubig ay maaaring dumuloy patungo sa kanila. Napagtanto ni Sherlock na nahulog siya sa bitag ni Lupin. Maaaring na-secure nila ang hiyas sa loob ng silid, ngunit kulang sila sa kagamitan upang ma-secure ito sa ilalim ng tubig. Habang napuno ng tubig ang silid, maaari lamang naasahan kung ang mga ginoong magnanakaw ay magiging matagumpay sa heist na ito. Lahat ng mga ginoo sa loob ng Room of Residual Sins ay nagsisikap na kumapit sa isang bagay bago sila tangayin ang rumaragas ang tubig. Sinubukan ni Phileas Fogg na isara ang pilak na kahon, ngunit mabilis na napuno ng tubig ang silid. Sa kalaunan, narinig ni Holmes ang tunog ng umaagos na tubig na humihina, ibig sabihin ay huminto na ito. Kasabay nito ang malakas na kalabog mula sa labas ng pinto. Si Fatima Doubledarts ay dumating upang iligtas sila sa pamamagitan ng pagsira sa mga kondado. Dahil sa presyon, sinisira ng tubig ang pinto at malayang dumadaloy sa kanal sa ilalim ng mga ito. Nang maalis na ang tubig, nakikita ng lahat na wala ng laman ang upuan kung saan nakalagay ang kahon. Sinusuri ni Holmes ang oras, 11:30 p.m. na. Mukhang successful si Lupin matapos ang lahat. Bumalik silang lahat sa parlor kung saan naghihintay ang kasama ni Fatima, si Reinhold Stinghart. Ang lahat ay basa at malamig at nanlulungo. Ngunit para kay Holmes, hindi pa nawala ang lahat. Lumapit siya kay Inspector Ganimard at humingi ng posos. Nang walang babala, inilapag siya ni Holmes sa sahig at inilagay ang mga cuffs sa kanya. Lahat ay natigilan sa pagkilos na ito. Pagkatapos ay nabigla sila nang ihayag ni Holmes na ang lalaking ito ay talagang si Lupin. Ibinahagi ni Holmes sa kanila ang kanyang deduction tungkol sa nangyari ngayong gabi. Una, nagpakita si Lupin sa kanyang bahay upang magtanim ng mga buto ng pagkagambala. Ang pagpapakita ng pag-unlock ng mga trinket at pagtanggal ng mga maskara ay humantong kay Holmes na maniwala na ito ang parehong mga taktika na gagamitin niya para nakawin ang hiyas. Nagulat sila ni Lupin sa pamamagitan ng pag-engineer ng tubig mula sa moat para dumaloy sa silid. Ito ay hindi lamang nakakagambala sa kanila, ngunit ito rin ay nagbalat kayo sa mabigat na lubad na ikakabit sa kahon. Walang tao na mock akasya sa labasan kaya siniguro ni Lupin na ang kasabwat niyang si Eric ang magbubunot nito. Hindi lang iyon, sinigurado niyang magiging perpekto ang kanyang disguise bilang Inspector Ganimard, kaya naman hindi ito nalaglag ng hilahi ni Holmes ang balbas kanina. Sa wakas ay nabitawan ni Lupin ang kanyang maskara. Siya ay humanga sa deduction ni Holmes, ngunit ang tanong ay, nanalo ba siya ngayong gabi? Inihayag ni Holmes na nakuha lamang ni Lupin ang kahon. Ang hiyas sa loob ay nasa ibang lugar. Sa katunayan, nasa loob ito ng kaha ng sigarilyo ni Watson, inilagay sa isa sa mga bulsa ng kanyang jacket. Kaya lang, mas pinadali niyan si Lupin. Nakuha niya ito, at pagkatapos ay tumakas sa silid gamit ang isang smokescreen. Habang tumatakbo siya sa rooftop, sinisigurado ni Eric, na naka-uniforme ng sundalo, na abala ang lahat sa paghahanap kay Lupin bago tumakbo. Nagkita ang dalawa sa malapit na greenhouse. Habang hinahangaan ni Lupin ang silver box na hawak ni Eric, bumukas ang pinto nito. Mula sa loob, sinisigawan ni Aya Rindo si Shinichi Sugaro. Tulad ng isang bala, tumalon siya pababa at kinuha ang kahon, na ikinagulat ng dalawang magnanakaw, habang si Shizuko Heisei ay mahinahong naglalakad patungo sa kanyang amo. Ang lumabas, si Aya ay nagtatago sa loob mula noong hapong iyon, umaasa sa kanyang instincts na ang paggawa nito ay magdadala sa kanila kina Lupin at Eric. Kumuha siya ng inspirasyon mula sa alamat ng pot heist sa Japan na nangyari pagkatapos makuha at bitiin si Ishikawa Goemon. Naisip ni Aya na hindi kailanman maghihinala si Lupin na ang isang tao ay nasa loob ng kahon, lalo na ang ulo ng isang immortal. Si Eric ay gumawa ng isang matalinong hakbang sa pamamagitan ng pag-iwan kay Lupin doon. Nagpa siya si Shizuko na sundan siya. Pagkatapos niyang umalis, dumating si Reinhold upang sa wakas ay makuha ang hiyas mismo. Nasa standoff sina Lupin, Sugaro, at Reinhold nang biglang yumanig ang lupa. Mula sa sigawan ng mga lalaki sa labas, alam nilang may nangyaring pagsabog, na nakaguho sa tulay at natrap ang lahat sa loob ng property. Itinanggi ni Lupin ang paglalagay ng bomba, na hindi isang kasinungalingan dahil ibang grupo ang sumali sa party ng gabing iyon. Ang propesor, ang parehong tao na kumuha sa katawan ni Aya at ginawang halimaw si Sugaro, ay namumuno na ngayon sa isang grupo ng mga sari-saring tao. Sa pagpasok sa mansyon, ang grupo ay hindi nag-aksaya ng oras sa paghiwa ng mga gwardya o pagsunog sa kanila. Nagutos ang propesor sa kanyang mga tao na hanapin si Lupin at kunin ang brilyante. Si Jack, ang lalaking mapula ang buhok, ay kukuha sa silangan, habang sila ni Victor, ang higanteng nasa likuran niya, ay hahanapin ang kanlurang bahagi. Si Alistair, isang abnormal na lalaki, at si Carmilla, isang mapang-akit na babae, ay magsisilbing pang-aakit ng mga pulis at gwardya.
idinagdag din niya na maaari nilang harapin ang kanyang mga tinatawag na matagal ng kaibigan kung sakaling magkita sila. Hindi pa alam ni Sugaro at ng iba pa ang tungkol dito dahil mas nakatutok sila sa hiyas. Itinapon ito ni Lupin sa labas ng greenhouse at tumalun pagkatapos nito. Natural, sumunod ang dalawa pang lalaki. Nag-iisa si Aya, hanggang sa pagdating ni na Holmes at Watson. Ipinaalam sa kanya ng dalawa ang mga nangyayari. May matalinong ideya si Aya kung sino ang mga bagong dating, kaya kinumbinsi niya si Holmes na kunin siya. Maaaring magamit ang kanyang impormasyon kung sakaling makatagpo sila ng isa sa mga tao na ito. Samantala, si Eric ay nagtatago sa loob ng isang shed at kasalukuyang tinutugis ni Fatima. Sa kabila ng kanyang maliit na tangkad, si Fatima ay nakamamatay na may dalawang crossbow sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal ay binaril niya si Eric sa likod, ngunit hindi nakamamatay. Wala siyang choice kundi akitin siya palapit at pabagsakin siya. Sa loob ng mansyon, namatay ang mga ilaw salamat sa mga nanghihimasok, na naiwan lamang ang apoy mula sa mga nasusunog na katawan at kasangkapan. Si Carmilla ay naglalakad ng mag-isa hanggang sa matagpuan niya ang isang katulong na nagtatago sa isang sulok, nanginginig sa takot. Ikinalulugod ni Carmilla na makakuha man lang ng merienda habang nagtatrabaho. Kaya yumuko siya at pinapawi ang takot ng dalaga, bago kinagat ang kanyang leeg at inubusan siya ng dugo. Nang matapos ang kanyang merienda, nagpatuloy si Carmilla sa kanyang paglalakad hanggang sa makatagpo niya si Inspector Latrade. Malinaw na ang opisyal ay walang angkop na sandata laban sa mapang-akit na bampira, at siya ay nahiwa-hiwa kung hindi dumating si Shizuko sa tamang oras. Hindi siya pinapansin ni Shizuko, dahil hinahabol niya si Eric. Ngunit napagtanto ng bampira na ang katulong ay isa sa mga matagal na kaibigan ng profesor, kaya't nagbanta siyang papatayin silang lahat. Sa wakas ay nakuha nito ang atensyon ni Shizuko, at inutusan si Latrade na lumayo. Sa kabilang panig ng mansyon, sinunog ni Alistair ang isa pang bantay. Ito ang pagbati niya kina Lupin, Watson, at Aya na kararating lang doon. Kinikilala ni Lupin si Alistair Crowley, isang dating mananaliksik ng mahika at panghuhula na naka-impluensya sa ilang mga kulto sa pagsasagawa ng malupit na mga ritual. Ngunit sinabi ni Alistair na hindi na niya ito gusto dahil naglilingkod siya sa ibang grupo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aya, at nalulugod na malaman na nagkakaroon siya ng pagkakataong patayin ang isa sa mga matagal nang kakilala ni Profesor. Tapos na siyang makipag-usap kay Holmes, kaya itinutok niya sa kanila ang isa sa kanyang makamandag na karayom. Si Holmes at Watson ay umiwas, kasama ng detective na pinapansin ang maliksi na mga daliri ni Alistair. Ang kriminal ay patuloy sa pagpitik ng mga karayom sa dalawang lalaki, at pumitik din ang apoy upang sindihan ang silid. Pinagbabaril siya ni na Holmes at Watson, ngunit napakahusay niya sa pag-iwas sa mga bala. Nang nagtatago na ang dalawang lalaki, lumapit si Alistair kay Aya. Napaka-curious niyang makakita ng nagsasalitang ulo. Hindi niya iniisip na ibuhos sa kanya ang intensyon ng kanyang grupo. Gusto ng profesor ang penultimate night dahil maaari itong magdala sa kanya sa mythical population ng werewolves. Kung tungkol sa katawan ni Aya, maaaring nakita niya ito sa kanilang base ngunit hindi siya sigurado. Sinamantala ni Holmes ang pagkakataong ito para gambolain si Alistair at sinusugod siya ng direkta. Gamit ang isang tungkod, tinamaan niya ang mga daliri ng kriminal, na inihagis ang makamandag na karayom sa pisngi ni Alistair. Agad siyang naparalisa, ngunit mayroon siyang panlunas. Habang naghahanda si Holmes na ibigay ang huling hit, biglang sumabog ang isang pader na inihayag ang profesor. At nakangangalang si Holmes sa kanyang nakikita. Tumalabas, ang profesor ay walang iba kundi si Moriarty, ang sinumpaang kaaway ni Holmes. Huli silang nagkita mga taon noon, noong sinalubong ni Holmes si Moriarty sa Reichenbach Falls. Si Moriarty ay dating namumuno sa isang organisasyon ng krimen at iniulat na patay. Pero ngayon, naiintindihan na ni Aya na iisa ang lalaking ito at ang kumuha sa kanyang katawan dahil sa tungkod na may nakaukit na letrang M. Nang tanungin ni Holmes kung bakit siya bumalik pagkatapos ng 8 taong pananahimik, sinabi ni Moriarty na mayroon siyang bago at mas magagandang ideya. At nagsimula ang lahat sa tinatawag niyang apprentice niya. Sa kanyang likuran, lumitaw si Victor at dinala ang kanyang amo ng isang upuan, na nagpapahiwatig ng isang mahabang salaysay na magbibigay ng pangkalahatang liwanag kay Moriarty at sa kanyang mga intensyon. Ang apprentice na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Jack the Ripper, na hinahanap pa rin para sa mga pagpatay sa Whitechapel 11 taon na ang nakakaraan. Nakiusap siya sa propesor kung maaari niyang palakasin siya, at higit na interesado si Moriarty na kunin siya. Naglakbay sila sa Japan, kung saan naninirahan ang mga demonyo at ang immortal. Nilalayon ni Moriarty na pagsamahin ang mga jin ng dalawang nilalang na ito sa isang tao upang lumikha ng isang nilalang na may mataas na katalinuhan, mahusay na pisikal na lakas, at mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Sa tulong ni Jack, nakuha nila ang ilang mga demonyo nang malapit nang matapos ang Great Demon Purge.
Si Moriarty ay nag-inject ng mga demon cell sa ilang tao na may matipunong katawan, kabilang si Jack, ngunit ang mutation ay masyadong malakas upang mapaglabanan. Sinubukan din niyang muling likhain ang isang immortal gamit ang katawan ni Aya, ngunit nalaman niya na ang mga batayan ay iba kaysa sa paglikha ng isang hybrid ng human-demon. Sa puntong ito, ibinunyag ni Aya na siya ay talagang na-eksperimento ng isang taong may sakit 950 taon na ang nakalilipas, at kung paano siya naging immortal. Ipinagpatuloy ni Moriarty ang kanyang kwento na sinasabi na kahit na hindi siya nakalikha ng isang immortal, nalaman niya na pinatatag ng mga cell ang mga demon cell sa loob ng katawan ni Jack, at ginawa siyang immune sa mga nakamamatay na mutation. Upang palakasin si Jack, naglakbay sila sa rehiyon ng Carpathian, nahuli ang isang vampira, at pinagsama ang mga cell nito sa kanya. Napagtanto na ngayon nina Holmes, Watson, at Aya kung bakit si Moriarty ay naghahabol sa penultimate night. Kung mahuli niya ang isang werewolf, makakagawa siya ng isang kakilakilabot na chimera. At sa sari-saring halimaw sa kanyang grupo, hindi magagapi si Moriarty. Upang maunawaan kung gaano kalakas si Jack kung ma-infuse siya ng mga werewolf cell, kailangan nating malaman kung gaano siya kalakas sa kasalukuyan. Sina Sugaro, Lupin, at Reinhold ay naglalaban pa rin para sa hiyas. Sinalo ni Sugaro ang hiyas gamit ang kanyang bibig, ngunit iniluwa niya ito pagkatapos masipa ni Reinhold. Para tumahimik siya, ibinaba ni Lupin ang isang grand piano sa ibabaw niya. Ngunit hindi nito pinipigilan si Reinhold. Iniangat niya ang piano sa galit, kasabay ng pagbagsak ni Fatima sa kanyang tabi. Sa mezzanine area, dumaong si Eric sa tabi ni Lupin. Inutusan ni Reinhold si Fatima na kunin ang hiyas. Ngunit bago siya, o sino man para sa bagay na iyon, ay makagalaw, ang isa pang karakter ay tumalon. Ang presensya ni Jack ay pumupuno sa lugar ng isang nakakatakot na ilusyon, na parabang lahat ay naliligo sa dugo. Ibinulsa niya ang hiyas, pagkatapos ay tumalon kay Fatima at hiniwa ito. Pagkatapos ay sinampal niya si Reinhold na walang malay. Nang makita ang lahat ng ito, nagpasya si Lupin na umatras. Walang puntong mahuli sa pagitan ng dalawang halimaw. At dahil doon, tumakas ang dalawa. Nagpakilala sina Jack at Sugaro sa isa't isa. Pagkatapos ay unang umatake si Sugaro. Naghiwa siya ng sandbag sa harap ni Jack at nag-swipe sa isa sa kanyang mga bulsa. Umiwas si Jack. Inalis ni Sugaro ang kanyang Amerikana bilang paghahanda sa isang seryosong laban. Pinagmamasdan ng dalawa ang isa't isa, nakatingin sa mga marka sa kanilang katawan. Mayroong tiyak na pagkakakilala sa pagitan nila, isang kaalaman na pareho silang produkto ng hindi makataong mga eksperimento. Ang isa ay kusang loob na niyakap ito, habang ang isa naman ay nag-aatubili at huli na. Ang Red Oni at Blue Oni ay brutal na naglalaban sa isa't isa. Ngunit dahil sa mga vampire cell ni Jack, mas mabilis at mas malakas siya kaysa kay Sugaro, sa kabila ng tusong kakayahan niya sa pakikipaglaban. Matapos ihagis si Sugaro sa pader, walang nakitang dahilan si Jack para wakasan siya. Nagsindi siya ng flare, na nagsenyas sa iba na tapos na ang misyon. Ang flare ay dumating sa tamang oras, habang si Shizuka ay nahulog sa awa ni Carmilla. Ang katulong ay kapantay ng vampira, sunod-sunod na malakas na suntok ang pinakawalan. Ngunit napinsala siya ni Carmilla sa huli, kinagat ang kamay ni Shizuka. Ang kanyang lason ay kumikilos tulad ng isang aphrodisiac, na nagpaparamdam kay Shizuka ng sobrang erotiko na hindi siya makapag-isip ng maayos. Si Carmilla ay halos sexual na masiyahan sa kanya hanggang sa kumuha ng krus ang kasambahay at sinaksak siya nito. Aatake na si Carmilla bilang paghihiganti ng ang flare ay nagpaliwanag sa kalangitan sa gabi na nagudyok sa kanya na huminto. Nakita rin ito ni Moriarty at naghahanda na siyang umalis. Bago umalis, ipinaalam niya kina Holmes, Watson, at Aya ang kanyang pangalan, The Banquet. At nanalo sila ngayong gabi. Pagkatapos ng mga kaganapan, lahat ng nabubuhay pa ay nagtitipon sa parlor, nanlulumaw dahil sa kanilang mga pagkabigo. Sa base ni Moriarty, inaasahan na ito ng lahat, maliban kay Carmilla, na hindi makaget over kay Shizuko. Hiniling ng propesor kay Jack na ipakita sa kanila ang penultimate night. Ngunit sa kanilang gulat na pagkabigo, napunit ang bulsa ni Jack. Iyon ay dahil nagawa ni Sugaro na iswipe ito kanina, nahawakan ang hiyas, at itinago ito sa kanyang Amerikana. Natuwa si Aya, lalo na't na-crack niya ang cipher na nakaukit dito. Kapag inilagay laban sa liwanag, ang Europium sa hiyas ay naglalabas ng pulang glow. Binabasa ng mga salita ang Fang Zonwald, o Fang's Forest, ang ipinapalagay na lokasyon ng nayon ng mga lobo. Tila nakatakda na ang susunod na pakikipagsapalaran para sa cage user. Si Aya Rindo, na na-decipher ang mensaheng nakaukit sa penultimate night, ay nakatuklas ng clue na humahantong sa kanila sa isang misteryosong lokasyon na kilala bilang Fang Zonwald, o Fang's Forest. Ang may-ari ng hiyas, si Phileas Fogg, ay pinayagan silang kunin ito, na nauunawaan na ito ang susi sa pagtuklas ng isang lugar na umiiral lamang sa mga alamat.
Si Aya, kasama ng kanyang tapat na kasambahay na si Shizuko at dedikadong bodyguard na si Sugaru, ay naglakad sa isang liblib na daanan ng bundok sa Southern Germany, patungo sa isang destinasyon na kilala bilang Willendorf. Alam na alam nila ang kakaibang gawaing naghihintay sa kanila doon, ang makipagkita sa mga tunay na werewolf, mga nilalang ng myth at alamat, bago makamit ng misteryosong grupo na kilala bilang The Banquet ang parehong layunin. Si Moriarty, ang kanilang kalaban, ay nilinaw ang kanyang mga intensyon sa kanilang nakaraang pagtatagpo, na nagpapaliwanag na kailangan niya ng mga werewolf cell para sa kanyang ambisyosong plano upang lumikha ng pinakahuling kay Mira sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa kanila sa kanyang apprentice, si Jack. Habang nagsisikap sila sa mas malalim na kagubatan, ibinahagi ni Aya ang kanyang mga nakaraang pakikipagtagpo sa mga werewolves, na nagbabalik sa isang karanasan na naganap 150 taon na ang nakalilipas. Ito ay sa panahon na ang isa sa kanyang mga kasamahan ay naghangad na matukoy kung sinong mga nilalang ang may kakayahang pumatay ng isang immortal na nilalang. Kabilang sa mga nilalang na dinala para sa pagsusuri ay isang werewolf na nakakulong sa loob ng isang hola. Sa kabila ng kanilang reputasyon sa pagiging ligaw at kabangisan, ipinahayag ni Aya na ang mga werewolves ay, sa katunayan, napakatalino na nilalang. Naiintindihan nila ang wika ng tao, nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan sa pagtatago, at maaaring walang humpay na mag-transform sa pagitan ng tatlong magkakaibang anyo, tao, lobo, at isang makapangyarihang beastman. Ang pangatlong anyo, sa partikular, ay kilala sa kakilakilabot na lakas nito, na nagbibigay daan sa mga werewolves na lumaki sa laki ng mga oso, nagpapataas ng kanilang mga pandama, at naging epektibong hindi tinatabla ng bala ang kanilang balahibo. Bagamat sila ay likas na mabangis, ang mga werewolves ay kilala rin sa kanilang mga hilig na nag-iisa, na ginagawa itong isang malaking hamon para kay Aya at sa kanyang mga kasama na magtatag ng komunikasyon at mag-navigate sa kakaibang pakikipagtagpo sa mga misteryosong nilalang na ito. Habang si Aya, Shizuko, at Sugaru ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad sa kagubatan patungo sa kanilang destinasyon, ang kanilang paglalakbay ay biglang naputol sa paglitaw ng isang lalaki na papalapit sa kanila. Tila may tinatawagan ang lalaki, at nang makita ang tatlo, binati niya ito ng magiliw na kilos. Gayunpaman, maingat niyang inihanda ang kanyang pistola sa likod, isang banayad na tanda ng pag-iingat. Isang mainit na pagbati ang ibinigay ni Sugaru bilang tugon, at napatunayan ang hinala ng lalaki nang makilala niya ang dalaga at ang asol na buhok na may hawak na birdcage bilang walang iba kundi ang mga kilalang cage users. Ang napapanahong pagtatagpo na ito ay nagkataon lamang, habang ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang nayon ay lubhang nangangailangan ng kanilang tulong. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Dr. Hyman at ipinaalam sa kanila na naghihintay sa kanilang atensyon ang isang nakakabahalang kaso na kinasasangkutan ng isang nawawalang babae. Sa pag-akay sa kanila patungo sa nayon, napansin ng tatlo na ang mga taga-nayon ay hindi sanay sa presensya ng mga taga-labas, na maaaring magdulot ng hamon sa kanilang mga nalalapit na pagsisikap. Idinetalye ni Dr. Hyman ang mga serye ng mga insidente na yumanig sa nayon sa nakalipas na taon. Nagsimula ang lahat ng mawala ang apo ng hepe, sa isang nakamamatay na gabi pagkatapos magigib ng tubig, at ang kanyang walang buhay na katawan ay natuklasan sa sumunod na araw, nakakilakilabot na nawasak. Pagkaraan ng 4 na buwan, ang anak na babae ng isang mangangahoy ay nakatagpo ng katulad na kapalaran, na ang kanyang katawan ay natagpo ang nasunog at naputol. Lumipas ang 1 pang 4 na buwan, at isang batang babae mula sa isang pamilyang Miller ang naging 3rd biktima, na nagbahagi ng parehong malungkot na kapalaran tulad ng naunang 2. Ang bawat insidente ay nangyari sa isang maulan na gabi nang ang mga batang babae ay umalis sa kanilang mga tahanan, at ang mga bangkay ay natuklasan pagkaraan ng ilang araw sa kagubatan. Ang nakakabahala, lahat ng marka ng kagat sa mga biktima ay tugma, gaya ng kinumpirma ng kanilang nagdadalamhating pamilya. Ang pinakahuling pagdukot ay naganap noong nakaraang gabi nang ang isang batang babae na nagngangalang Luis ay kinidnap mula sa kanyang nakakulong na silid sa isang gabing walang ulan. Ipinakita ni Dr. Hyman ang isang hypothesis na ang mga insidenteng ito ay maaaring konektado sa isang kaganapan mula sa 8 taon na ang nakakaraan, nang ang mga taga-nayon ay hinanting ang isang babaeng werewolf at ang kanyang anak na babae. Bagaman namatay na ang mga nilalang na iyon, naghinala ang kasalukuyang mga taga-nayon na may isa pang werewolf na nagtatago sa kanila, na nagpapanggap na isa sa kanila. Ang anino ng takot at paghihinala ay bumungad sa nayon, na nagdulot ng isang masasamang kahinaan sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Pagdating nila sa simbahan ng nayon, natagpuan ng mga detective ang kanilang mga sarili sa gitna ng mainit na pagtatalo na kinasasangkutan ng 2 taga-nayon na nagngangalang Gustav at Sinat. Ang away ay nakasentro sa pagdukot sa anak ni Gustav na si Luis. Si Dr. Hyman ay namagitan, pinalaganap ang tensyon at ipinakilala ang mga detective sa mga taga-nayon. Habang ipinakilala ni Aya ang kanyang presensya, ito ay tulad ng inaasahan, ang kanyang hindi pangkaraniwang hitsura sa simula ay nakabigla at nakatakot sa mga taga-nayon.
Gayunpaman, nagawa niyang pakalmean ang kanilang mga takot sa kanyang ayos na kilos at tinitiyak sa kanila na maaari niyang malutas ang misteryong nasa harap. Pagkatapos ay inihatid ang tatlo sa tirahan ni Gustav, kung saan ipinakita ang larawan ni Luis. Si Luis, isang mahinang batang babae na naka-confined sa wheelchair, ay bihirang makipagsapalaran sa labas at palaging kasama ng kanyang mga magulang. Noong nakaraang gabi, si Luis ay inihiga ng kanyang ina sa kanyang kama, na walang napaansing mali habang inilock niya ang isa sa dalawang bintana ng silid. Na-stock ang kabilang bintana, kaya hindi na siya nag-imbestiga pa. Di nagtagal, nakarinig sila ng kaguluhan mula sa silid ni Luis, na nagudyok kay Gustav na kunin ang kanyang shotgun. Gayunpaman, nang masira ang kondado at pumasok sa silid, natuklasan nila ang isang eksena ng kaguluhan, na nawawala si Luis. Sa pag-inspection sa silid, nakita ng mga detective ang mga palatandaan ng isang pakikibaka, na may dugo sa kama ngunit wala sa ibang lugar. May mga bakas ng paa ng werewolf, na nagmula sa fireplace at patungo sa nakastock na bintana. Inutusan ni Aya si Shizuko na maghulog ng isang bagay sa chimney upang makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa pagpasok ng nanghihimasok. Nakapagtataka, walang bakas ng paa sa bubong. Kakaiba, parang walang nawawala sa kwarto. Napag-isipan ni Aya na ang silid ay itinanghal upang ipakita ito na parang nagkaroon ng pakikibaka. Gayunpaman, kumbinsido siya na ang salarin ay ang parehong individual, batay sa mga marka ng kagat na natagpuan sa isang libro at ang pare-parehong pamamaraan sa mga nakaraang kaso. Itinuro din ni Shizuko ang isang nasira na kondado sa isang kalapit na shed, na iniulat na nasira sa panahon ng pagnanakaw isang taon na ang nakalipas, sa oras ng unang insidente. Ang mga detective ay nagpatuloy sa pagtatanong sa punong nayon, na nagbahagi ng makasaysayang impormasyon tungkol sa mga nakaraang pakikipagtagpo ng nayon sa mga nilalang na ito. Isang siglo na ang nakalilipas, ang mga hayop na ito ay nang biktima sa nayon, na patuloy na lumalapit mula sa base ng isang kalapit na talon. Nang tanungin ni Aya kung ang mga werewolf na ito ay nagmula sa maalamat na Fang's Forest, naging defensive ang pinuno ng nayon at nag-alinlangan na magbigay ng karagdagang detalye. Nakipag-usap si Aya sa isang deal na nag-aalok upang malutas ang misteryo ng pagdukot ni Luis kapalit ng impormasyon kung paano maabot ang Mythical Village. Sumang-ayon ang pinuno ng nayon na kinikilala ang kahalagahan ng Penultimate Night bilang isang susi sa paghahanap nito. Nang tanungin kung naniniwala siya na ang salarin na werewolf ay nagtatago sa loob ng nayon, nagpahayag ng pagdududa ang hepe. Karamihan sa mga taga-nayon ay ipinanganak doon, at ang mga potensyal na sospek, kung mayroon man, ay malamang na mga bagong dating. Inihayag niya na nakapagsiguro na siya ng mga pagsubok sa tatlong individual, sina Hainon, Sinot, at isang pintor na nagngangalang Alma. Upang matukoy ang mga werewolf, pinaharap niya sila sa iba't ibang mga hamon sa pandama, tulad ng pagtunog ng mga kampana at pagpapakita ng mga mabangong bulaklak. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang tatlong individual ay nanatiling kalmado, na humantong sa pinuno na maniwala na sila ay mga ordinaryong tao. Ang pinuno ng nayon ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga lakas ng mga taong lobo, na nagbibigay din sa kanilang kakayahang manipulahin ang kanilang linya ng dugo sa pamamagitan ng kanilang mga supling, na posibleng lumikha ng mas makapangyarihang mga inapo. Kabilang dito ang pagkakaroon ng immunity laban sa mga pilak na bala at banal na tubig, maliban kapag binaril sa anyo ng tao, partikular sa loob ng bibig o mga mata. Ang mga alamat ay nagsalita tungkol sa isang hari ng mga werewolf na isi silang sa pamamaraang ito, isang tunay na kakilakilabot na nilalang kung ito ay umiiral. Gayunpaman, wala pang konkretong patunay ng kapanganakan nito sa ngayon. Ang pinuno ng nayon ay nagmula sa kanyang sariling mga karanasan at ang mga kwento ay ipinasa, lalo na ang kanyang pagkakasangkot sa mga pangyayari noong 8 taon na ang nakalilipas ng sila ay manghuli ng isang babaeng werewoman at kanyang anak na babae. Naghanda sila ng mga pilak na bala, ngunit nagulat sila nang hindi nagpakita ng takot ang mga nilalang sa kanilang mga sandata. Sa huli, nagpasya silang sunugin ang silo kung saan nagtatago ang mga nilalang, na walang awa kahit na sa batang babae sa loob. Nagpasya ang mga detective na ituon ang kanilang mga pagsisikap sa pagtatanong sa mga bagong dating sa nayon. Si Sinot, ang lalaking inakusahan ni Gustav, ay isang inhinyero at may detalyadong salaysay ng mga werewolf mula 8 taon na ang nakararaan. Ibinahagi niya na iginagalang ng mga taga-nayon si Luis dahil siya ang nagbukas ng cover sa presensya ng mga lobo. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang dahilan ng paunang presensya ng mga werewolves. 5 taon bago ang insidente, natagpuan ni Sinot ang isang babaeng pilak ang buhok na nagngangalang Rose na inabandona sa kagubatan. Siya ay buntis at malubhang na sugatan. Noong una, pinaniniwalaan nilang siya ay isang kasambahay na pinatalsik dahil sa ipinagbabawal na gawain. Kinuha siya ni Sinot, at pagkatapos ng ilang buwang paggaling, ipinanganak niya ang isang malusog na batang babae na nagngangalang Jet. Si Rose ay karaniwang nag-iisa, at ang paminsan-minsang mga alulong sa kagubatan ay humantong sa kanila na maniwala na maaaring may koneksyon siya sa mga lobo.
Isang araw, nagkamali si Rose na kinilala si Luis bilang kanyang anak at ibinulong sa kanya na kung nakaamoy siya ng isang mabangong bulaklak, hindi niya dapat ibunyag ang kanyang mga tainga. Ang pag-uusisa ni Luis ay nadagdagan, na humantong sa kanya upang ilantad si Jet sa bulaklak, na nagresulta sa kanyang pagbabago at nag-trigger ng mga kaganapan na humantong sa pangangaso, sunog, at maliwanag na pagkamatay ng mag-ina. Nang tanungin tungkol sa pagkakakilanlan ng salarin, inangkin ni Sinot na hindi siya at si Hyman ang may pananagutan. Gayunpaman, nagpahayag siya ng hinala tungkol sa pintor, si Alma, na naglarawan sa larawan ni Luis at sa tatlong naunang biktima ng werewolf. Inilarawan si Alma bilang isang babaeng nasa mid-20s na may ginintuang buhok, nakilala sa pagsusuot ng coat na napuno ng pintura. Sinabi niya na nagmula siya sa isang pamilya ng mga artist at nag-aral sa isang art academy. Binanggit din ni Alma na paminsan-minsan ay nakikita ang isang gintong werewolf malapit sa kanyang bahay, hindi alam kung alam ng mga taga-Nayon ang presensya nito dahil nakatira siya sa labas ng Nayon. Si Aya, tulad ng ginawa niya noon, ay humingi ng kanyang mga insight sa salarin, kung saan tinanong ni Alma kung naniniwala si Aya na siya ang may pananagutan. Pinigilan ni Aya na gumawa ng anumang direktang paratang ngunit banayad na inilantad ang mga kasinungalingan ni Alma. Napansin niya na ang paraan ni Alma sa paghawak ng charcoal pencil ay iba sa isang taong nag-aral sa isang art academy na nagmumungkahi na siya ay isang self-taught artist. Sa kabila ng nahuli sa kanyang mga kasinungalingan, si Alma ay nanatiling tahimik at ipinahayag na siya ay inabando na sa murang edad na naging dahilan ng kanyang pamilya at personal na kasaysayan na hindi niya alam. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa sining at ipinakita ang charcoal sketch ni Aya bilang patunay sa kanyang hilig. Nagpasalamat ang mga detective sa kanyang pakikipagtulungan bago nagpas siyang bisitahin ang ilog patungo sa Talon. Habang papalapit sila sa ilog, napagmasdan nila ang malakas na agos nito at ang makapal na hamog na namumuo malapit sa Talon, kaya mahirap makita ang ilalim. Nakatawag din sa kanilang atensyon ang mga labinang nasunog na silo. Sa pagbisitang ito, naramdaman ni Sugaro ang isang malayong presensya na nagtaas ng mga hinala na ang gabangkot ay dumating sa paligid. Ang mga detective ay pumunta sa bahay ni Hyman, kung saan nila layong manatili ng magdamag. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Hyman ang isang nakaraang insidente kung saan nawala si Luis. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang wheelchair ay na-stuck sa putik, kaya hindi siya makatawag ng tulong. Sa kabutihang palad, siya ay natagpuan noong gabing iyon, ligtas at maayos. Biglang naputol ang kanilang usapan nang dumating ang dalawa pang hindi inaasahang bisita. Si Rapid Shot Alice at Chaintail Kyle, ang ikatlo at ikaapat na ahente mula sa Royce Consulting Security Department, ay sumunod sa pangunguna na ibinigay ni Holmes at sumali sa investigasyon. Lumalakas ang tensyon habang ipinapahayag ni Alice ang pagnanais na tapusin si Aya at ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, mabilis na ipinaalam sa kanila ni Aya ang kasalukuyang kaso na kinasasangkutan ng mga werewolves na nagbibigay diin sa mga potensyal na pagkakataon para sa mga ahente na harapin ang mga nilalang na ito. Sumasang-ayon si Alice na makipagtulungan, kahit na malungkot. Nang mag-isa muli ang tatlo, binigay ni Aya kay Sugaro ang tinutukoy niyang regular na supplements nito. Pinanood ni Shizuko ang pakikipag-ugnayan na ito ng may tahimik na selos. Gayunpaman, ang kanilang nilalayong matahimik na gabi ay nauwi sa hindi inaasahang pagkakataon ng makarinig sila ng mga sigaw na nagmumula sa bahay ni Alma. Nagmamadaling mag-imbestiga, dumating sila sa tamang oras upang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Alma sa isang ginintoang beast woman, pagkatapos ay naging isang mas maliit ngunit kakilakilabot na werewolf. Nakipaglaban si Sugaro sa werewolf, nadiskubre na tumugma ito sa kanyang lakas. Tinangka ng mga ahente at Shizuko na barilin ang nilalang ngunit hindi epektibo ang kanilang mga pagsisikap. Sa isang punto, pinuntirya ng werewolf si Aya, na nagudyok kay Shizuko na maghanda na barilin ito sa mata. Gayunpaman, ang nilalang ay mabilis na umiwas sa kanyang putok. Nagtagumpay ang werewolf sa paghuli sa holo ni Aya at inihagis ito sa malapit na Talon. Tumalon si Shizuko pagkatapos nito, nagtagumpay upang kunin ang holo ngunit sa huli ay nahulog sa mahiwagang hamog sa ibaba. Sa mga nakakita sa kanyang pagbagsak, tiyak na wala na siya. Pero iba ang iniisip ni Aya. Ilang minuto pagkatapos ng insidenteng ito, nasa loob ng simbahan sina Aya at Sugaro, kasama ni Dr. Hyman na ginagamot ang mga kagat ni Sugaro. Nakabalik na sina Alice at Kyle parehong mula sa ahensya ng Royce, pagkatapos maglinis sa lugar kung saan nangyari ang labanan. Ang gininto ang werewolf na siyang pintor na si Alma ay wala kahit saan. Kinausap ni Aya ang pinuno ng Nayon na naroon din tungkol sa kanilang deal. Natuklasan niya ang salary na kumitil sa buhay ng mga inosenteng babaeng iyon. Ngayon, kailangan niyang panindigan ang kanyang pagtatapos ng deal. Nang walang pagpipilian, inutusan sila ng pinuno na tumayo sa harap ng nasunog na silo at maghintay sa pagsikat ng araw. Kailangan nilang itaas ang hiyas upang makakuha ng kislap ng bakas, na ang bahagi ng cipher ay nakaharap sa araw. Kontento na si Aya dito.
At gaya ng ipinangako sa mga kinatawan ng Royce, pinayagan niya silang sumama sa kanya at kay Sugaru. Nakatayo sila sa harap ng silo, at sa loob ng ilang minuto, nagsisimula nang sumikat ang araw. Habang nakatingin sila sa unahan, naiintindihan na nila ngayon kung bakit tinawag itong Fang's Forest. Ang mga bundok kung saan sumisikat ang araw ay lumilikha ng tila baligtad na mga anino. Ang mga anino na ito ay nakakatugon sa mga nakausli na formation ng bato mula sa ibaba. Sama-sama, lumikha sila ng isang ilusyon ng mga pangil ng lobo, kaya tinawag na Fang's Forest. Gamit ang clue mula sa hiyas, alam na nila ngayon ang direksyon na tatahakin patungo sa Village of Werewolves. Sa ilalim ng hamog, nagigising si Shizuko. Nataranta siya nang mapagtantong hubad siya. Isang batang babae, na hubot-hubad din, ay natutulog sa isang tabi, at isang pulang lobo ang nasa kabilang gilid niya. Itinabi ang isang kurtina at tumambad ang isa pang babaeng may gininto ang buhok. Ang kanyang pangalan ay Nora, at ipinakilala niya ang kanyang mga kasama bilang si Vera, ang pulang lobo, at si Kaya, ang hubad na babae. Nang lahat sila ay nakasuot ng simpleng tela, ipinaliwanag ni Nora kay Shizuko kung nasaan siya. Siya ay nasa Wolfenheil, o ang Village of Werewolves. Sinabi ni Nora na nakita niya si Shizuko na lumulutang sa tabi ng batis at nagpas siyang iligtas siya. Kinuha nila ang kanyang mga damit at ang kanyang ripple at itinago ang mga ito. Ang mga werewolf ay nocturnal at namumuhay mag-isa sa kani-kanilang kubo, kaya naman wala pang nakatuklas sa presensya ni Shizuko doon. Nagtataka si Vera kung si Shizuko ang salarin na hinahanap nila. Imposible ang sagot ni Nora dahil ang baril na nakuha nila sa kanya ay rifle, habang ang salarin ay kilala na gumamit ng shotgun. Naging interesado si Shizuko dito, kaya nagtanong siya tungkol dito. Sinabi ni Nora na nagkaroon ng serye ng mga kaso ng pagpatay sa kanilang baryo simula noong isang taon. Ito ay kumitil ng tatlong inosenteng buhay sa ngayon, at palagi itong nangyayari tuwing maulan na gabi. Pinakalma ni Shizuko ang kanyang sarili habang ang mga kaso ay parang pamilyar sa mga mula sa Willendorf. Nang subukan niyang humingi ng karagdagang impormasyon, tumanggi si Nora na makipag-usap at sinabing dapat umalis na si Shizuko. Nakita ng dalaga na ang mga lobo ay gagawa ng tsaa, kaya nag-aalok siya na gawin ito para sa kanila bilang pasasalamat. Gusto ng mga lobo ang kanyang timpla. Nagpa siya si Nora na pagkatiwalaan si Shizuko sa mga detalye ng mga kaso. Ang unang biktima ay si Romy, isang 14-anyos na babae. Nangyari ito noong isang taon, sa isang maulan na gabi. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa kagubatan, na may isang shotgun na tama sa ulo. Makalipas ang 4 na buwan, ang sumunod na biktima ay ang 11-taong gulang na si Ata, at pagkaraan ng 4 na buwan, ang 3 biktima ay ang 15-taong gulang na si Clarissa. Sila ay namatay sa parehong paraan, na may isang shotgun na sugat, at ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa kagubatan sa isang maulan na gabi. Ang mga tagapagtanggol ng Nayon, na tinatawag na Beast Gang, ay sinubukan ang kanilang makakaya upang mahanap ang salarin. Ngunit ang problema ay ang amoy ay palaging napuputol kaagad, na ginagawang walang silbi ang anumang paghahanap. Nararamdaman ni Shizuko ang mga batang lobo na ito, dahil maaaring sila na ang susunod na biktima. Tiniyak niya sa kanila na kapag dumating ang kanyang amo, tutulong sila sa paglutas ng mga kaso. Ngunit sinabi ni Nora na dapat umalis si Shizuko bago siya matuklasan. At sa oras na ito, seryoso na siya. Sinabi niya na maaabala niya ang Beast Gang sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila sa kanlurang bahagi ng kagubatan, habang itatago ni Vera at Kaya ang katulong sa loob ng Dayami at i-cart siya patungo sa silangan. Nang maayos na ang plano, sinimulang hilahin ni Vera at Kaya ang cart na naglalaman ng haystack at ni Shizuko. Sa kasamaang palad, nakatagpo sila ng ilang miyembro ng mga tagapagtanggol. Malugod silang binati ng mga batang lobo at sinubukang magpatuloy. Ngunit ang isa sa mga gulong ay natanggal, nawala ng balanse sa cart at nagsiwalat kay Shizuko. Kaagad, ang mga tagapagtanggol ay nag-transform sa mga lobo at hinabol siya sa paligid ng Nayon. Kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi nagtagal ay napapalibutan siya ng mga ito. Itinatali nila ang kanyang mga kamay at inilagay siya sa ibabaw ng isang plataforma. Ang platform na ito ay nakasalalay sa isang mataas na tumpok ng mga kahoy. Siya ay tinanong ng pinuno ng Nayon, si Lady Reki. Kapag hindi siya nasisiyahan sa mga sagot, pinupukpok niya ang kanyang tungkod sa lupa, at ang isang tumpok ay tinanggal mula sa salansan, na ginagawang hindi matatag ang plataporma. Nangangamba ang mga taga-Nayon dahil ilang taon na ang nakalipas mula nang itayo nila ang plataporma, at isang taong nagngangalang Rose ang nasa itaas. Sa una, nagsinungaling si Shizuko upang iligtas si Vera at ang iba pa mula sa pagkakasangkot sa kanya. Ngunit nakikita ito ni Lady Reki. Kaya't nagpa siya si Shizuko na sabihin ang totoo, na hindi sinasadyang dumating siya sa Nayon, at hindi niya nilayo nasaktan ang sinuman sa kanila kahit na may dalang baril. Tumutulong din sina Vera at Kaya na linawin ang mga bagay.
na ang kanyang baril ay iba sa may kagagawan, at ang kanyang amo ay isang detective na makakatulong sa kanila na malutas ang kaso. Bago makapag-react ang sinuman sa kanila, lahat sila ay nakarinig ng putok ng baril na nagmumula sa kanluran. Ito ay gaya ng kinatatakutan ni Shizuko. Si Nora ang pang-apat na biktima, ang kanyang katawan ay nakahandusay sa isang patag na bato. Tinanong niya kung maaari niyang suriin ang katawan kahit na ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatali. Pinagmamasdan ni Shizuko ang pinangyarihan ng krimen. May isang tama ng bala sa dibdib. Tuyo ang damit na suot ni Nora kahit basa ang katawan. Mayroon ding kaunti o walang dugo sa paligid, nakakaiba kung isa sa alang-alang ng isa ang posibilidad na nangyari ang krimen doon. May mga marka sa kalapit na puno na nagpapahiwatig na dalawang putok ang pinaputok, ngunit isa lamang ang kanilang narinig. Inutusan ni Quint, ang pinuno ng Beast Gang, ang isa sa mga miyembro na gamitin ang amoy para sa anumang mga pahiwatig. Ngunit tulad ng mga nakaraang kaso, ang amoy ay nagtatapos doon. Naiintindihan ni Quint na hindi si Shizuko ang may kasalanan, ngunit hindi siya nagtitiwala sa kanya sa lalong madaling panahon. Para naman kay Lady Reki, nagluluksa siya dahil malapit nang maging Miko si Nora, ngunit ngayon ay wala na siya. Samantala, sina Sugaru, Aya, Alice, at Kyle ay binabagtas ang isang matarik na landas sa gilid ng isang bangin. Nang walang babala, lumitaw si Victor mula sa grupong kriminal na The Bangkot at kinidnap niya sina Sugaru at Aya. Ngunit lumalabas, ginagawa lang ng malaking halimaw ang isang pabor sa cage user sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanila kina Alice at Kyle. Ang mga ahente ng Royce ay isang istorbo sa kani-kanilang layunin, kaya makikinabang ang magkabilang panig kung aalisin nila ang mga ito. Siyempre, may dapat bayaran sina Sugaru at Aya bilang kapalit. Ibinigay ni Sugaru kay Victor ang hiyas, at sinabi na maaari silang dumating ng mas maaga kaysa dito. Sa pamamagitan nito, nagpapatuloy ang dalawa. Ang nayon ng mga werewolves ay nagsasagawa ng seremonya ng paglilibing para kay Nora. Si Shizuko ay nakakulong, tapat na naghihintay sa pagdating ng kanyang amo. Di nagtagal, nakita ni Vera ang asul na buhok na may hawak na kulungan ng ibon na naglalaman ng ulo ng tao. Hindi kailanman nagbabago kung paano nagugulat ang sinuman na makita si Aya, tao man sila o hindi. Dinala sila ni Vera sa bilangguan, kung saan tinitingnan ni Aya ang kapakanan ni Shizuko at pinuri siya sa isang mahusay na trabaho. Ibinalita ni Shizuko ang kanyang mga obserbasyon at lahat ng kanyang natutunan tungkol sa nayon. Alam ni Aya na ang kanilang oras ay limitado, kaya sila ni Sugaru ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Si Shizuko ay kailangang maghintay ng kaunti pa sa loob ng kanyang selda. Dumating sila doon, at lumakad ng ilang hakbang pa hanggang sa makarating sila sa isang clearing. Isang maliit na bato ang nasa gitna. Maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit nakikita ito ni Aya bilang isa pang palatandaan. Lumalabas, tama siya. Itinatago nito ang isang daan patungo sa ilalim ng lupa. Kinagamit ito ng salarin bilang taguan matapos itapon ang katawan ng biktima sa kagubatan. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang amoy ay napuputol, at ang mga lobo ay walang ideya tungkol sa passage na ito. Ang karagdagang paggalugad ay nagpapakita na ito ay pinaninirahan ng salarin sa mahabang panahon. Nakahanap sila ng isang shotgun sa tabi ng kama, marahil ang parehong ninakaw mula sa shed ni Gustav noong isang taon. Matapos makita ang isang pool ng dugo malapit sa isang underground na lawa, naisip ni Aya na dito binaril si Nora. Pagkatapos ay dinala ng salarin ang katawan sa ibabaw ng lupa at gumawa ng isa pang putok upang makuha ang atensyon ng mga lobo. Ipinapaliwanag nito ang mga marka ng bala sa puno. Nakikita rin nila ang salitang, Bowarung, ibig sabihin ay probation, na inukit sa dingding, kasama ng countdown ng mga araw. Nakahandusay sa lupa hindi kalayuan sa kanila ang walang buhay na katawan ni Alma. Ang ilalim ng lupa ay puno ng mga gamo-gamo, na agad na pumalibot kay Sugaru at Aya. Ngunit ang paglipad ng mga insekto ay nagsiwalat ng ibang landas. Nakapagdataka, ito ay humahantong sa isang pinto ng bitag na matatagpuan sa nasunog na silo, kung saan ang taong lobo na si Rose at ang kanyang anak na si Jet ay sinunog 8 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, nakita nila si Dr. Hyman. Ipinaalam niya sa kanila na natagpuan na ang bangkay ni Luis. Dinala dito sina Aya at Sugaru, kung saan si Gustav at ang kanyang asawa ay umiiyak na para sa kanilang anak na babae. Hindi nag-atubiling ihayag ni Aya ang pakikitungo ng mga magulang sa kanilang anak noong nakaraan. Ipinapalagay niya na ang mag-asawa ay malamang na minimal throttle si Luis dahil sa kanyang kapansanan, na pinatunayan ng malinis na hawakan ng wheelchair ng bata. Ang insidente kung saan unang naligaw si Luis ay talagang iniwan ni Gustav at ng asawa ang anak para mamatay. Noon siya natagpuan ni Jet, ang anak ni Rose. Ipinapalagay din ni Aya na si Luis ay maaaring nag-isip ng mga paraan upang mabuhay, at ang pagpapakita ng kanyang sarili bilang kapakipakinabang ay matiyak na ang nayon ay hindi na siya pababayaan muli.
Ang pag-alam sa totoong ugali ni Jet, at ang paglalahad nito sa mga taga-Nayon ay nagbigay kay Luis ng pagkakataong iyon, ngunit ito rin ay humantong sa hindi napapanahong pagkamatay ng mga werewolves. Dahil nalutas na ngayon ang kaso ng pagpatay kay Luis, nagpa siya ang dalawa na bumalik sa Wolfenheim. Pero napansin nilang may dumaan na sa daan. Tingid sa kanilang kaalaman, nakita sila nina Alice at Kyle na gumagamit ng trapdoor. Walang pag-aalinlangan, tinawag ng mga ahente ng Royce ang lahat ng mga taga-Nayon na sundin sila sa pagpuksa sa Wolfkind minsan at para sa lahat. Sa loob ng Nayon, ang mga miyembro ng The Banquet ay kumilos na. Nauna si Carmilla upang tipunin ang mga batang babae para sa kaunting merienda sa loob ng kubo ng paghabi. Si Kaya ay isa sa mga babaeng naakit sa kanyang bitag. Bumalik sina Aya at Sugaro para iligtas si Shizuko. Inutusan ni Aya si Sugaro na harapin ang tatlong lobo na umaalulung na sa dikalayuan. At sa tulong ni Navera, si Aya at Shizuko ay nakalabas. Ang mga taga-Nayon mula sa Willendorf ay nakarating na sa Wolfenheim, at ito ay naging kaguluhan. Sa tulong ng mga ahente ng Royce, ang mga tao ay naglalayo na patayin ang sinumang lobo na nakikita. Sumama rin si Alistair sa laban, na naglalagay sa mga lobo sa higit na kawalan. Sa kabilang banda, madaling hinahawakan ni Sugaro ang tatlong lobo sa kabila ng mga nilalang na gumagamit ng kanilang mga anyo ng hayop. Narating nina Aya, Shizuko, at Vera ang isang sementeryo na malayo sa kaguluhan ng Nayon. Inutusan ni Aya ang kanyang kasambahay na iligtas si Kaya. Umalis kasama si Vera, inutusan niya ang lobo na maghukay. Kung ano ang nakikita nila doon, o hindi nakikita, ay nagpapatunay sa deduction ni Aya. Handa na siyang wakasan ang komedya na ito ng pagsisiyasat. Si Alice ay nakaharap kay Alistair, pakiramdam na masyadong masigasig sa pagharap sa isa sa mga pinakapinaghahanap na kriminal sa London. Ngunit minamaliit niya si Alistair na maraming pandaraya. Nagawa niyang dayain ang ahente ng Royce sa pag-aakalang nahuli niya siya. Nang ang kanyang bantay ay binaba, si Alistair ay tinutusok siya ng kanyang nakakaparalisadong lason. Ang kapartner ni Alice, si Kyle, ay wala sa mas magandang anyo. Kahit na nahuli niya si Victor at pinalibutan siya ng mga tanikala, hindi inaasahang dumating si Sugaro at tinulungan ang halimaw na talunin ang ahente ng Royce. Matapos tanggalin ang mga tanikala, ibinalik ni Victor ang hiyas kay Sugaro. Pagkatapos, tinanong niya ang halimaw tungkol sa katawan ni Aya. Sinabi sa kanya ni Victor na ang katawan ay buo pa rin, at matatagpuan sa kanilang base sa London. Parang inaanyayahan ng halimaw si Sugaro doon para sa isang huling laban. Sa pamamagitan nito, ang dalawa ay naghiwalay ng daan. Natuklasan ni Shizuko si Kaya sa loob ng Weaving Hut pati na rin si Carmilla. Ang dalawa ay may mainit na dugo mula sa kanilang huling pagtatagpo, na nagpapasigla sa kanilang labanan sa pagkakataong ito. Kinikilala ni Carmilla ang pagiging maingat ni Shizuko mula sa kanyang lason. Sinabi niya sa kasambahay na epektibo lamang ito sa unang pagkakataon dahil ang katawan ay nagkakaroon ng immunity dito. Totoo man o hindi, binigay ni Shizuko ang lahat sa kanya at nagawa niyang barilin ang bampira. Bilang kapalit, pinaghahabi ni Carmilla ang katulong, hinihila ang mga babaeng werewolves na kinuha niya kanina. Buhay pa sila, ngunit nasa ilalim sila ng spell ni Carmilla. Sinabi ng bampira na hindi ito ang kanilang huling laban at magkikita silang muli. Sa ngayon, aalis siya kasama ang kanyang mga kasama dahil hindi pa nila nahanap ang tinaguriang hari ng werewolves. Dinala ni Vera si Aya sa kubo ng paghabi, at dumating din doon si Sugaro. Inutusan ni Aya si Sugaro na bumalik sa underground pass. Sinamahan siya ni Shizuko at Vera sa Nayon upang ibunyag ang katotohanan. Pagdating nila doon, nakorner ng mga tao ang natitirang mga werewolves sa gitna. Nandoon pa rin ang mataas na plataforma. Nakuha ni Aya ang kanilang atensyon bago tinawag ang tunay na salarin, si Luis ng Willendorf, na kilala rin bilang Nora ng Wolfenheim. Lumilitaw ang isang gintong werewolf sa ibabaw ng platform, na ang tunay na pangalan ay Jet, ang batang babae na dapat ay namatay 8 taon na ang nakakaraan. Upang maunawaan ang mga krimen na ginawa ni Jet, kailangan nating bumalik sa 13 taon na ang nakalipas. Isang werewoman na nagngangalang Rose ang nilitis. Siya ay isang Miko na buntis noong panahong iyon, at ang kanyang kasalanan ay simpleng pagtanggi sa mga tradisyon ng kanyang Nayon. Nakahanap siya ng paraan para makatakas sa Willendorf kung saan siya natagpuan ni Sinot. Doon, ipinanganak niya ang kanyang anak na si Jet, at namuhay sila ng mapayapa sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ay nangyari ang insidente kung saan isiniwalat ni Luis ang kanilang tunay na kalikasan, na humantong sa pangangaso at pagsunog ng mga taong lobo. Ngunit nakaligtas si Jet dahil ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang underground pass na nag-uugnay sa Willendorf sa Wolfenheim. Ang mas maliit na skeleton na natagpuan ni Sinot ay isang fox. Ito ay epektibong sumaklaw sa katotohanan na si Jet ay buhay. Bumalik si Jet sa Wolfenheim na may bagong pangalan, Nora.
Habang nag-aalok ng kanyang oras para sa paghihiganti, nangalap siya ng impormasyon tungkol sa nayo na tumanggi sa kanyang ina, at sa nayo na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Walang nagtanong sa kanyang presensya dahil ang mga lobo ay palaging namumuhay ng hiwalay sa isa't isa. Nang nakakuha na siya ng sapat na impormasyon, isinagawa niya ang kanyang plano. Isang taon at kalahati na ang nakalilipas, ninakaw niya ang shotgun mula sa shed ni Gustav, at kinidnap din si Luis. Sinabi ng mga taga-Nayo na magkahawig ang dalawang bata, at si Luis ay hindi palaging lumalabas, kaya walang sinuman ang naghinala na ang taong lobo na kanilang hinatulan ng kamatayan ay nagpapanggap bilang ang pinagpipitaga ng baldado na bata. Madali para kay Jet na gawin ito dahil una, walang anumang ugnayan sa pagitan ng dalawang Nayon. Pangalawa, ang mga taong lobo ay may kabaligtaran na mga schedule mula sa mga tao. At pangatlo, madali siyang maglakbay sa pagitan ng mga Nayon sa pamamagitan ng underground pass. Dagdag pa rito ang katutuhanang tumulong si Luis sa plano ni Jet. Pagod na siya sa kanyang mga magulang at sa pagtrato ng mga taga-Nayon sa kanyang kapansanan. Gusto ni Jet na lipuli ng dalawang Nayon ang isa't isa, at walang pakialam si Luis sa kanila. Para magawa ito, kikidnapin ni Jet ang mga batang babae mula sa magkabilang Nayon, tatapusin ang kanilang buhay sa underground pass, pagkatapos ay dadalhin sila sa kagubatan kung saan matutuklasan ng mga taga-Nayon ang mga bangkay. Ginawa niya ang mga krimen na ito tuwing maulan na gabi upang itago ang katotohanan na binura niya ang mga amoy nito sa underground na lawa na matatagpuan doon. Tiniyak niyang lumikha ng isang pattern na nagdulot ng takot at hinala sa parehong mga Nayon. Siniguro ni Jet na komportable sa kuweba ang baldado habang ginagawa niya ang mga krimen. Ang paraan ng paglilibang ni Luis ay nagbibilang ng mga araw hanggang sa maging matagumpay ang plano. Nang dumating ang tamang panahon, binura ni Jet ang bakas ni Luis sa pamamagitan ng paglalahad ng senaryo ng kidnapping. Ngunit nagkaroon ng paglihis sa kanyang mga plano, dahil yun din ang araw na dumating si Aya at ang iba pa sa Willendorf. Si Aya, sa pag-inspeksyon sa silid ni Luis, ay agad na ipinalagay na ang pagkidnap ay itinanghal, batay sa katotohanan na ang bintana ay napakaliit para lumabas ang isang beastman. Sumunod, tiniyak ni Jet na si Alma ang sisisihin sa lahat ng krimen sa Willendorf. Tigtas na sabihin na dinukot ni Jet ang pintor, pagkatapos ay nagpanggap bilang Alma at nagbago sa harap ng mga taga-Nayon, na sinelyuhan ang kanyang reputasyon. Nang magawa ni Alma ang kanyang bahagi, agad siyang pinatay. Ang huling hakbang ng plano ay alisin si Nora. At para magawa yon, kailangan niyang barilin si Luis sa ulo, at ayusin ang kanyang katawan upang maging kamukha niya. Naglagay pa siya ng dugo sa katawan para magmukhang totoo. Ang dahilan kung bakit walang sinuman mula sa Wolfenheil ang naghinala sa kanya ay dahil ginawa niya ang krimen sa underground pass. Hindi lamang nito nakumbinsi ang mga taong lobo na namatay na si Nora, iniligtas din ito si Shizuko mula sa kanila. Pagkatapos nito, hinukay niya ang katawan ni Luis at dinala ito pabalik sa Willendorf. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon na aksidenteng ibunyag ang lagusan na nag-uugnay sa dalawang Nayon. Ang natitira sa kwento ay tulad ng kung ano ang pinlano ni Jet mula sa simula, ang paghaharap ng mga taong lobo at mga tao sa isa't isa upang tapusin nila ang isa't isa. Si Jet, na maingat na nakikinig sa deduction ni Aya, ay umamin sa lahat ng sinasabi ng detective. Kinausap niya si Vera at humingi ng paumanhin sa pagkakasangkot nila sa kanyang mga krimen. Pagkatapos, hindi pinapansin ang mga sigaw ng pagsisisi ni Lady Reki, tumalon siya at tumakbo palayo. Handang patawarin ni Lady Reki si Jet dahil naniniwala siyang ang bata ang matagal na nilang hinihintay. Ang tunay na nilalang nakilala bilang hari ng werewolves. Nang marinig ito, napagtanto ni Aya na ang isang bahagi ng kanyang deduction ay mali. Pumunta si Jet sa underground pass kung saan naghihintay na si Sugaru sa kanya. Alam niyang maaari siyang maging hari, ngunit hindi niya alam kung totoo ito. Nang hindi siya pinalampas ni Sugaru, nilabanan niya siya sa dilim. Ngunit ang Oni Slayer ay matalino. Sa pamamagitan ng pagsuntok kay Jet sa lawa, ang taong lobo ay nabasa at napilitang iwaksi ang tubig sa kanyang katawan. Nagbibigay daan ito kay Sugaru na malaman ang kanyang eksaktong lokasyon, at e-chain siya. Saktong dumating sina Aya at Shizuko. Humingi ng paumanhin si Aya kay Jet para sa kanyang mga maling conclusion. Noong una ay inakala niyang si Jet ay naghihiganti. Pero ang totoo, iniligtas lang niya ang tatlong babaeng lobo mula sa pagiging Miko. Iniligtas niya ang mga ito mula sa pagiging mga kasangkapan para sa pag-aanak, na sa una ay ang dahilan kung bakit ang kanyang ina ay pinalayas mula sa Nayon. Kaya't dinukot niya ang tatlong tao at pinunit ang mga ito ng lubusan upang lumikha ng ilusyon ng pagkamatay ng mga taong lobo. Hindi ito itinatanggi ni Jet, dahil ito ang kanyang tunay na motibo. Hinayaan ni Aya ang batang werewolf. Ito ang pinakamaliit na magagawa niya para kay Jet, na mas mabuting tuklasin ang mundo kaysa makulong sa kanilang Nayon. Ito ang nagtatapos sa pagsisiyasat ng cage users sa Fang's Forest. Naniniwala si Aya na walang magbabago sa pagitan ng mga tao at werewolves,
kahit na ginawa niya ang lahat para turuan ng leksyon ang magkabilang panig. Ipinaalam sa kanya ni Sugaro ang tungkol sa impormasyon ni Victor sa kanyang katawan at lokasyon nito, kaya garantisado kung saan sila susunod na pupunta. Bago umalis, sumigaw si Sugaro sa tuktok ng kanyang mga baga, ang kanyang boses ay sumasalamin sa mga pangunahing tauhan sa kanilang paglalakbay. Salamat sa panunood. See you sa susunod na video.